Sambahay, Feb 15, 2023 na po ngayon, araw ng Miyerkules. Yeah. Good morning, Sadine. Good morning, Rina. Ayan, napag-uusapan nga natin kanina, no, bago tayo umere dito, yung mga turista natin, diba, dun sa ibang mga karatig lugar natin dito, bansa natin dito, Southeast Asian countries, na kung nag-tourist visa lang sila doon, tapos biglang naghahanap sila ng trabaho, o yung iba naman napapaniwala na pwede silang makapasok doon, pero ginagamit nga sila para sa human trafficking. Yung iba daw, parang ang ginagawa sa kanila is para maging online scammer doon sa ibang lugar. Naku, delikado yan. Dito nga, di ba, recently meron tayong balita na meron tayong isang kababayan na na-detain sa Myanmar dahil nga magtutour lang sana siya sa Thailand. Pero lumabas siya ng bansa papunta sa Myanmar. Ayun, nahuli siya. Kasi wala siyang visa. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Samantala, mga kasambahay, narito po ang ating mga tampok na balita ngayong umaga. Online portal para sa renewal ng rehistro ng sasakyan binuksan ng Land Transportation Office. Department of Foreign Affairs nagbabala sa mga Pilipino na huwag gamitin ang tourist visa para magtrabaho sa mga bansa sa Southeast Asia. Scammer na nag-aalok ng posisyon at proyekto sa gobyerno, nahuli ng PNP-CIDG. Natin ang ating good news sa mga private motor vehicle owners. Hindi nyo na kailangan maghintay at pumila pa sa opisina ng Land Transportation Office para po makapag-renew ng rehistro ng inyong mga sasakyan. Dahil pwede nyo na po itong gawin online. Pero mga kasambahay, bago po yan, may mga kailangang requirements na kailangang ihanda ang mga magre-renew ng sasakyan. Kung ano-ano po yan, alamin natin yan sa report ni JP Nunez. Inilunsad na ng Land Transportation Office o LTO ang online system para sa renewal ng vehicle registration. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, bahagi pa rin ito ng mandato ng gobyerno na mapabilis ang transaksyon sa pamamagitan ng digitalization. Aside from declogging our offices, hindi na po pupunta yung mga tao sa mga opisina po natin, ang isa po talagang ginagawa natin dito is pinapadali po natin yung proseso ng pag-transact with LTO. Base sa online portal, 6 na hakbang lamang ang gagawin ng mga nais gumamit ng transaksyon. Subalit sino mang nais mag-renew ng sasakyan, kailangan munang kumuha ng MV Certificate of Coverage sa insurance company na nais nila. Kailangan din magtungo muna sa Private Motor Vehicle Inspection Center para masuri ang roadworthiness ng sasakyan. Ipapasok ng isang aplikante ang renewal ng rehistro, ang mga nabanggit na dokumento sa system ng LTO para sa proseso nito. Sa portal din magbabayad sa pamamagitan ng iba't ibang online payment system. Ayon sa LTO, nagkakahalaga ng 240 pesos ang renewal ng rehistro sa mga motorsiklo habang 1,600 pesos naman sa mga sasakyan. Makukuha din sa mismong website ang official receipt bilang katunayang naging successful ang renewal ng rehistro ng sasakyan. Mas convenient naman para kay Mabeth Laharca, isang private vehicle owner, ang online renewal system dahil hindi na niya kailangang pumila sa opisina ng LTO. Di mas maganda po. Ano po, tulad ko, panggabi ako, overnight, nag-work, tapos imbis natulog ako ngayon. Di ba? Hindi na ako pupunta dito. Samantala, inihahanda na rin ng LTO ang gagawing sistema para gawing online ang pagpaparehistro ng mga bagong biling sasakyan. Ayon kay Tugade, target nilang mabuksan sa mga motorista ang online system sa new registration ng mga sasakyan sa darating na Hulyo.
Samantala, nagbabala naman ang ahensya sa mga car at motorcycle dealer na pinatatagal ang pagpaparehistro ng mga sasakyan na kanilang naibenta. Mayroon lamang window period kung hanggang kailan lang nila dapat mairehistro ang mga motorsiklo at sasakyan upang agad itong maisyuhan ng plaka. Sa mga dealers po ng mga motor vehicles, sa meron po tayong inisyo na regulation na within 7 to 11 days, dapat po narehistro na po nila ang sasakyan na binili po sa kanila at ma-release po ang plaka. Sa mga dealers naman po ng mga motorcycle, binibigyan po namin sila ng 5 working days para ma-rehistro po yung motor po nila. Ayon sa LTO, ang sinumang car o motorcycle dealer na mapatutunayang nagde-delay ng rehistro ng mga sasakyang naibenta na ay maaaring pagmultahin ng nasa 20,000 pesos depende sa paglabag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mainam yan, wala na silang kahirap-hirap na pumila pa dun sa mga LTO, no, para sila ay makapagpa-register. I remember yung akin kasi yung sasakyan ko, pinaparegister yan din yan every year, di ba? So we have to go through that process. Uh-huh. Pero kasi yung sa akin, may tumutulong na talaga na para magparehistro ng sasakyan ko. May mga smoke emission pa yan, alam ko yung stencil pa nila yung sasakyan, di ba? Tapos pupunta ka ba dun sa LTO office para mag-fill up ng panibagong form na naman. Matagal talaga, pero at least ito, online na lang nila. Time saving pa kung may kailangan silang gawin doon sa kanilang mga opisina. Mm-hmm. Because yung iba natin, mga kababayan, nag-leave talaga sila sa mga opisina Totoo. Nila para makapag-register. They have to go there early kasi ang daming sasakyan din na nakapila Totoo doon. Yan. Actually, ako pag nagpaparenew ako ng lisensya, ang dami kong nakakasabay din na nagpaparenew ng sasakyan. Minsan, umaabot yung pila namin, ang bukas ng LTO, nasa 8 o'clock ng umaga. Oh. Ang pila po ng LTO, 4 a.m., may nakapila na. So imagine, as early as that. Gano'n talaga kahaba yung pila. Kaya very convenient to para sa ating mga kasambahay. Lalong-lalo na sa mga kasambahay natin na nagtatrabaho. Pati na yung mga jeepney drivers na kailangan magparenew ng mga jeep. Makakatulong to kasi imbes na isang araw silang nakapila sa LTO. Oh, diba? Sa'yo yung kita nila sa paad. Diba kung pumasada na sila noon, may kita na sila. Diba? Pero kung nakapila sila the whole day, talagang takaw oras talaga yun. Mm-hmm. Diba? Nakakakuha. Time consuming talaga para sa iba nating mga kababayan. Pero I'm sure friendly itong magiging online application ng LTO, no? At saka dun sa mga, siguro yung mga seniors natin, pwede din tayo magpatulong dun sa mga nakakabata, di ba? Para at least mas alam natin kung paano natin ma-apply yan dun sa kanilang website. Kaya hintayin natin yung mga susunod na balita kung paano ika-clarify ng LTO ang gagawin. Kasi di ba, may mga bagay na kailangan physical ka na nasa LTO. So, abangan po natin yan, mga kasambahay. Samantala, sa Caloocan naman po tayo, walang pasok bukas ang lahat ng government schools and offices sa Caloocan City bilang pagdiriwang po yan ng 61st Cityhood Anniversary ng siyudad. Base ito sa Executive Order Number 006-2023, alinsunod naman sa Republic Act Number 7550. Ibig sabihin nito, taunang ipinagdiriwang ang Caloocan City Day tuwing February 16 at ito ay special non-working day sa buong lungsod. Para sa iba pang impormasyon tungkol dito, bisitahin lamang po ang @malapitan.along o ang @CaloocanCityOfficial Facebook page. Naku, good news yan ha, dun sa mga walang pasok na taga Caloocan. Kahit di ka taga Caloocan, pero kung mara yung school mo nasa Caloocan, wala ka rin pasok bukas, diba? Ang saya naman yan. Samantala, dito naman po tayo sa Valenzuela City. Maglalabas po ang Valenzuela City Persons with Disability Affairs Office o PIDAO ng bagong PWD ID card at booklet ayon po sa abiso ng binanggit na tanggapan. Kabilang po sa bagong i-release ng Valenzuela City PIDAO, ang PWD Medicine Purchase Booklet at PWD Purchase Booklet. Paunawa naman po ng Valenzuela City LGU na hindi pa naman kailangan kumuha ng bagong bersyon ng mga binanggit na dokumento kung ang kasalukuyang PWD ID at booklet na hawak ay hindi pa po lumilipas ang validity period. Para naman po sa mga katanungan tungkol dito, bisitahin lamang ang @Valenzuela City Cov official Facebook page.
Ipa-update nyo na po yung inyong mga PWD cards po dyan. Marami din po kasi mga benefits na makukuha dyan yung ating mga PWD. Dati in-announce din ng Valenzuela City na talagang mag-re-regulate talaga sila ng kanilang mga PWD cards. Kasi para isa na lang yung itsura. Kasi diba, sa minsan sa bawat LGU, may mga iba-ibang itsura. Kaya minsan napepeke yung PWD. Pero maganda to na isa-standardize na yung itsura para isa na lang talaga. Para hindi ka na rin malilito, diba? Kung iba-iba nga yung itsura ng mga ID na yan. Tsaka yung mga free medicines na makakuha nila, marami silang benefits dyan. Kaya kuha na po kayo dyan at magpa-update na po kayo dyan. Sa Malabon naman po, tinatawagan ng pansin ng Malabon City Government ang ilang mga residente ng barangay Baritan at Acacia na magpakumpirma na upang makuha na po nila ang kanilang Malabon Ahon Blue Card. Nasa 1,848 na rehistradong residente mula sa barangay Baritan at 814 naman sa barangay Acacia ang kailangan magpakumpirma ayon sa Malabon City LGU upang matiyak kung ang mga ito ay kabilang sa kategoryang Head of Household. Ang kumpirmasyong ito ay kailangan ng lokal na pamahalaan upang makakakuha po sila ang mga ito ng Ahon Blue Card. Para naman magpa-confirm, magtungo lamang po sa Malabon City Square Mall mula ngayong araw hanggang sa February 19 po yan, 2023. Dalhin niyo po ang isang valid ID, sariling ballpen at stub mula sa kani-kanilang mga barangay. Samantala, bisitahin naman po ang @MalabonCityGov official Facebook page para sa buong detalye tungkol po dito. Yan yung mga head of household natin, no? Kasi meron din sila mga benefits na nakukuha at saka yung mga ayuda na nakukuha nila from the local government agency. So pwede sila dyan, yung mga single, alam ko pa kasama dyan yung mga single parent na sila lang yung bumubuhay doon sa kanila mga anak. Tapos yung sila nga yung bumubuhay doon sa kanila mga family. So at least may konting tulong from the government also. Yes po, dito naman po sa Parañaque City, mahalagang pabatid naman po ng Parañaque City Government. Tanging ang Facebook page na Public Information Office Parañaque City ang siyang opisyal na social media page ng lungsod. Ang binanggit po na SOCMED page ay nasa pangangalaga at pagmementena ng Parañaque City Public Information Office o PIO. Ibig sabihin po nito mga kasangbahay, ito lang po yung bukod tanging Facebook page na maglalabas ng regular updates, latest developments, news, advisories at iba pa mula sa Parañaque City Government. Upang ma-access po ito, i-type lamang sa web browser ang facebook.com/parañaquepio. Maaari rin pong gamitin ang messaging features nito para maipaabot sa lokal na pamahalaan ang inyong mga katanungan o concerns sa pamahalaang lungsod. Make sure po natin na legit po yung mga local government pages na pinupuntahan niyo po. Kasi yung iba talagang nagpo-post sila, di ba, ng maling mga information doon. O mga fake news, di ba, baka maloko din kayo. May mga ano naman yan legit na information din. Kung ano yung mga legit social media pages nila, especially sa Twitter, yung mga Instagram nila at Facebook, no? Dahil kadalasan yung mga constituents nila sa Facebook talaga nagtutungo. Pwede kasi silang mag-message doon, tapos pwedeng sagutin din sila ng mga taga-LGU. Kaya i-take note niyo po mga kasangbahay, isa lang po talaga ang social media page ng Parañaque City. Samantala, nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na huwag magpapaloko sa mga recruiter na nagsasabing pwedeng palitan ang kanilang tourist visa ng working visa pagdating sa pupuntahang Southeast Asian nations. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega, walang umiiral na ganitong patakaran sa mga bansa sa Southeast Asia. Sinabi ni De Vega ang pahayag matapos maiuwi sa Pilipinas mula sa bansang Myanmar ang 8 Pilipinong biktima ng human trafficking. 4 sa mga ito ay nasagip mula sa crypto scam trafficker. Batay sa report, dinala ang mga biktimang Pinoy sa Thailand upang magtrabaho. Pero kalaunan ay inilipat sa Myanmar kung saan pinilit silang magtrabaho bilang online scammer. Eh, yung isa daw, na Bartolina pa raw siya dun sa kanyang company, sa
Myanmar, no, kung hindi nakakapuha ng mga claim. Huwag pumunta doon na turista. Opo. Na bubulayin ka recruiter na pagdating nyo doon, i-convert sa working visa. Hindi po ganun ha, sa Southeast Asia. So, red flag na yon. Celine, marami din kasi talaga yung sa mga kababayan natin na ano sila, matapang sila na parang kapag kahit tourist visa lang sila, di ba, doon na sila minsan naghahanap ng trabaho nila. Minsan nag-a-ask na lang sila ng extension kasi iba yung ibang bansa, di ba, nagbibigay sila ng 30 days extension aside from the visa na binigay nila sa'yo. So yung ibang mga kababayan talaga natin, may mga ganyan talagang nangyayari. Nag-take talaga sila ng risk. Oo, pupunta lang sila doon as tourist, tapos doon na sila maghahanap ng trabaho. Pero we have to make sure na talagang legit yung mga mapupuntahan nating trabaho. Eh dito inalok lang sila, 'di ba? Na pwede sila mag-tourist visa. Yun pala, ginamit na sila as online scammers. At saka delikado ito lalo na kapag napahamak sila, nagkaroon halimbawa ng aksidente, hindi sila matutulungan ng ating gobyerno dahil nga mahirap. Illegal yung pagpasok nila sa kanitong bansa, hindi tama, 'di ba? Tourist ka lang tapos bigla ka magtatrabaho. Mahihirapan sila na tulungan tayo. Samantala mga kasangbahay, ito naman po na huli ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, ang big-time scammer na gumagamit ng pangalan ng mga politiko. Bukod po sa pag-aalok ng posisyon sa gobyerno, nag-aalok din ito ng proyekto sa gobyerno kapalit ng 1 milyon hanggang 300,000 piso. Ang detalye po sa ulat ni Lea Ilagan. Nakatatanggap ng mga report ang Malacanang kaugnay sa sinasabing appointment for sale at government contracts for sale. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Undersecretary Gilbert Cruz, mahigpit na pinatututukan na Executive Secretary Lucas Bersamin ang natura mga report. There was a point na sa palasyo mismo may dumating na 8 tao na when they were asked kung what were their presence dun sa Malacanang, ang sabi nila they are scheduled to take their oath as undersecretaries, assistant secretaries, and other government positions. But it turned out na wala pala silang ganong schedule and walang ganong appointment. Kaya naman, sinimula na ng PACC ang pag-iimbestiga sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group hanggang sa makilala nila ang scammer na si Edward Jocno Ehe. Si Ehe ay nagpapakilala umanong undersecretary sa Office of the President at nanghihingi ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga biktima. Bumibilib sa kanya yung mga taong nakakausap niya dahil he posed himself as a very important person dahil pag nakipagkita siya, he will go inside a 5-star hotel. He will choose a 5-star hotel to eat and dine with the people na bibiktimahin niya. And then may mga parang PSG pa siya who's wearing barong na may logo ng Malacanang. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Hansel Marantan na aresto nila si Ehe matapos na makatanggap ng report na isang tauhan ng Office of the President ang nanutok ng baril sa isang motorista sa BGC Taguig. So the operatives under my command went there right away, confiscated from his possession 1 unlicensed firearm and several other contrabands. Iniimbestigahan pa aninga ng CIDG kung sino-sino pa ang kasabwat ni Ehe. Kabilang sa mga nabiktima ni Ehe ay ang aktres na si Rosana Roses at iba pang artista na inalok ng government project. Tinanong niya ako, sabi niya, Mama, anong balak mo? Sabi na negosyo, sabi ko, piggery sana, malaking piggery. Bago ka magpiggery, Mama, sabi niya ganun, may i-offer ako sa'yo, tingnan mo muna to. So, ang in-offer niya sa akin, manpower ng paglilinis. Yung maglilinis ng buong ng Paranaque, 88 million yung kontrata. Ang kapartner ko doon, si Engineer Dale Balili ng Cebu, na akala ko kasabot niya, pero na-scam din para siya. Ang pumutok na cheque na sa akin, 15 million. Pero ang nakuha niya mismong cash na panglagay doon sa mga lahat ng konsehal, vice mayor hanggang sa mayor, 3.5 cash. Among the agencies na kung saan daw ilalagay yung mga biktima, I can mention 2. Una yung Port of Batangas, saka CDC, Clark Development Corporation, among other positions.
Si Ehe ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. We are encouraging other complainants to come up para let's put a stop dito sa mga ganting scheme. Kasi masyadong nasusunog na yung Office of the President, Office of the Executive Secretary, and di malaking yung people na with this kind of scheme na nagagamit yung offices at mga government personalities na wala silang kamalay-malay na ginagamit na pala yung opisina nila at yung pagkatao nila. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakatakot, no, yung mabiktima ka ng mga ganyang scam. Imagine mo, pati yung mga government projects na offer na sa'yo, pati yung mga government position, di ba? Pero syempre, kung smart ka naman, di ba, hindi ka rin magpapaloko dun sa mga ganyan. Kasi imagine mo, bibigay sa'yo USEC position, ASEC position, di ba? Kaya dapat talaga maging maingat tayo, lalo na hindi naman tayo basta-basta mabibigyan ng mga ganitong project. Kung yung mga tao nag-aalok sa atin, wala naman mismo sa gobyerno. Oh. Kaya dapat itingnan po natin maigi, no, yung ano na to, yung credentials ng mga tao na lumalapit sa atin para alam po natin kung sila ba ay tamang tao na dapat nating lapitan. Huwag po tayo magpapaloko. Naku, masakit din yun nung mawalan ka ng milyong-milyong piso. Ang laki, diba, 300 million, diba? Samantala, susunod naman po sa GMK News. Bird flu outbreak na itala sa isang poultry farm sa Bulacan. Burnham Lake sa Baguio City, bakit kaya nagkulay asul ang tubig? Po ang ating balitaan mamaya. Kaya huwag po kayong maglilipat ng inyong mga channels, mga kasambahay. Marami po tayong pag-uusapan ngayong Wednesday morning. At this point, puntahan naman natin ang mga kasama natin, sina Joshua, Ira, and Tini. Hello! Good morning! Good morning, Mina and Celine, at happy viewing po sa lahat ng ating mga kasambahay na nanonood ngayon dito sa Good morning, Kuya! Po kami uli ngayong Miyerkules para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Mapapanood po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue and of course sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya mga kasambahay, you know the drill. Like, share, and subscribe na po. Tama, like, share, and subscribe. Alam nyo ba na kahit daan-daang milyon ang pumanaw dahil sa COVID-19, ang cardiovascular diseases pa rin ang nananatiling leading cause of death sa buong mundo. Ayon nga sa World Health Organization, 17.9 million ang namamatay dahil sa sakit sa puso taon-taon. Kaya mamaya makakasama natin ang ilang representative from Sheba Zion Philippines Incorporated para talakayin ang common heart conditions at paano makatutulong ang red pine needle oil sa mga taong meron nito. Oh, maganda yan. Ang dami nun, 17.9. Taon-taon, 17.9. Kasi nga dito rin kasi sa atin, talagang mahilig tayo sa mga food na mga putok batok, di ba? Parang lahat tayo may kakilala, may kamag-anak na merong sakit sa puso talaga. Saka din sa lifestyle nga. Pero syempre, speaking of nagpagkain na rin tayo, mga putok batok. Dito sa Pilipinas, ano ba ang paborito niyong snack? Naku, ang hirap. Chicharon. Chicharon. Dami, may kwek-kwek, may ano, mga fishball kikya, mga squid. Depende kung anong nandyan. Very creative tayo sa mga snack. Eh, no? Kung ano-ano yung pwede nating imatamis, ganyan, ipiprito, di ba? Marami. Sabi nga ni Ian kahapon, yung ginataang willowbean. Iniisip niya kaya yung ginataang munggo. Hindi yung munggo din, nakala niya ulam, yung pala dessert nga. Dessert, diba? Lahat nagagawa ng paraan yan. Totoo. Pero
kasi marami talagang pagpipilian na snacks dito sa atin. Pero sa ibang bansa, kaya kagaya sa Brazil, ano kayang klaseng mga snacks meron sila? Papasa kaya yung sa panlasang Pinoy? Naku, parang ang sarap ng nguya ni Bradin doon, no? Yan ang aalamin natin mamaya sa food trip. Bakit yung snacks nila parang pang buong ano na? Kasi feeling ko, malalaki kasi sila mga tao. So feeling ko, yung snack nila parang naka-base din sa height nila. For sharing nga lagi sa atin. Grabe, ang dami nun ah. Pero para naman sa mga suki natin at palaging nag-aabang sa ating featured short film for today, tunghayan niyo po mamaya ang kwento ng isang artist na masyado nang naging kampante sa kanyang trabaho. Mm-hmm. Hanggang saan kaya ang kanyang mararating? Abangan niyo yan mamaya sa ating Cristiano Drama. Mm-hmm. Masyado ka na komportable. Masyado na komportable. Ilan lamang yan sa mga abangan ng ating mga manonood ngayong umaga. But for the meantime, magbabalik tanaw muna tayo sa kasaysayan. Isa sa kinikilalang icon ng Philippine music, ang kauna-unang Filipina na tumanggap ng National Artist for Music na si Jovita Fuentes. Balikan natin ang kanyang kasaysayan sa ating Today in History. February 15, 1895, ipinanganak sa Rojas City sa lalawigan ng Capiz ang Filipina music icon na si Jovita Fuentes. Siya ang kauna-unahang Filipina sa kasaysayan na tumanggap ng National Artist for Music Award. Si Jovita Fuentes ay nagturo sa University of the Philippines Conservatory of Music mula 1917 hanggang 1924. Nagdesisyon siyang magtungo sa Italy at paghusayin ang kakayahan sa pag-awit at pag-arte. Taong 1925 ay nagsimula siyang magtanghal sa teatro sa Italy. At ang una niyang ginampanan ay ang papel na Chocho San sa opera na Madama Butterfly ni Giacomo Puccini. Sumikat ang kanyang pangalan sa larangan ng opera at nakapagtanghal siya sa Pilipinas, Estados Unidos at sa mga bansa sa Europa. Dahil sa kanyang mga nagawa ay ginawaran siya ng parangal na Embajadora de Filipinas a su Madre Patria ng bansang Espanya. Taong 1955 ay nagretiro siya sa pagtatanghal sa mga entablado at pinagtuunan ang pagtuturo. Itinatag din niya mga organisasyon na Bass Society of the Philippines at Artists Guild of the Philippines. Dalawang taon bago ang kanyang kamatayan ay ginawaran siya ng National Artist for Music Award noong 1976. Si Jovita Fuentes na yung panahon nga pala nila na nung bata sila kasi parang hindi pa masyadong laganap yung mga iba't ibang klase ng media, syempre yung mga iba't ibang entertainment kasi ngayon lang naman nauso yung may mga music streaming na may mga movies na noon hindi pa ganun laganap lalo na sa lugar nila sa Capiz na hindi, di ba tama, sa Capiz sila na hindi pa ganun ka laganap ngayon yung mga entertainment na ganyan, kaya parang ang nangyari sila yung tatay nila, tinuturuan sila talaga, musically inclined talaga yung buong family na tinuturuan sila sa tungkol sa music, sa nagwa-piano, pag-awit. Tapos, ito ang si Jovita, parang siya yung parang may talent talaga. Meron talaga siyang talent sa pagkanta. Tapos, alam mo yung mga typical ng Pinoy, di ba? Yung pag kunyari, meron isang, kunyari, pamangkin o kamag-anak ka na magaling kumanta, no? Mahilig daw yung tatay niya na pinapakanta siya sa mga kamag-anak nila. Tapos ito naman si Jovita, nung bata, parang medyo ano pala siya, may temper. May temper siya. Parang ano siya, parang sinasabi, pag di niya feel kumanta, ay, hindi ko gusto kumanta ngayon, parang ganun. Pero kasi, very talented siya at an early age. Kaya yun yung naging, parang siya yung naging entertainment dun sa ano nila. sa pamilya nila. Oh. Kasi magaling siya kumanta talaga eh. Oh. Yung nag-aral din siya sa UP, di ba? Conservatory of Music. Pero nung nakapag-aral kasi siya sa UP, parang feeling niya kulang pa yung naaaral niya. Kaya nagpunta siya sa ibang bansa, nag-aral din siya dun. Tapos yun na nag-start na siyang maging theater actress. Di ba? Kaya nga sabi ng mga Filipino eh, di ba na-awardan siya ng National Artist, babae, kauna-unahan. Mm.
na babae. Sabi sa kanya, kasi iniba niya yung image ng mga Filipino sa ibang bansa pagdating sa entertainment industry, na yung mga Filipino pala, ay magagaling palang umarte. Ay, may mga Filipino pala, magaganda pala ang boses nila. Ganun. So, naiba niya yung image natin. Kaya, sinuportahan din talaga yan ni Diosdado Macapagal, di ba? Gustong suportahan ni Diosdado yung ginawa niya yung Republic Act 3630, na kung saan magbibigay siya ng fund na 900,000 every year para ma-promote, yung magkaroon tayo ng musical promotion. Oo, sa dahil nga rin dito kay Jovita Friend. Tsaka para din daw maalagaan, ma-maintain yung orchestra. Oo, simple. Pati orchestra. Ayun yung Music Production Foundation, di ba? Pero tinawag din pala siyang First Lady of Philippine Music. Kasi nga, syempre, di ba, naging tanyag siya sa Europe nung panahon na dito sa Pilipinas, parang yung music, parang hindi pag ganun talaga, parang nakikita yung talent natin. Tapos yung isa niyang performance as Madam Butterfly, yun daw yung tinawag na most sublime interpretation nung iconic siya. So parang sobrang great talaga nung performance niya. Pero ito pala, medyo magmamarites lang tayo. Sige, gusto ko yan. Dinigawan pala siya ni Manuel Rojas, kaibigan niya. Kasi nga, ang ganda rin kasi talaga ng face. Oo, nakita yung picture niya, di ba? Very Filipina. Totoo. Pero kasi dito rin sa Pilipinas, kahit sa ngayon, later on, di ba, nung nakikita na yung talent talaga ng mga singers natin, nagiging tanyag din tayo sa ibang bansa. Kahit dito, sa mga classical music lang, si Jerfel Flores, di ba? Lea Salonga natin. Oo, Lea Salonga. Kaya kung sa ibang bansa, sabi nila, pumupunta sila sa Pilipinas, grabe yung mga Filipino, kasi naririnig nila lagi na nagbe-video. Okay? Sabi nila, bawat pamilya ba dito may singer? Di ba? Parang nagkakaroon na sila ng statistics yung ginagawa na nga tayong content ng mga vloggers sa ibang bansa. Kasi sabi nila, grabe daw yung mga boses ng mga Filipino talaga. Kaya talaga sa ganun. Kaya nga nung isang, di ba, nag-aral siya sa ibang bansa, Milan, Italy, isang taon lang siya doon. Pero yung kumbaga, during that year, habang nag-aaral siya, nagkakaroon may mga show siya, kaya niya na-sustain niya yung sarili niya. Hindi siya masyado umasa sa pamilya niya for allowance, ganyan. Kaya sinasabi ng iba, di ba, parang ba't mo pinupursue yung ganyang career na yung arts, yung music, ganyan? Eh, wala naman pera dyan. Di ba yun yung usually na parang nasasabi sa mga nag... Yun yung passion nila. Passion. Yun yung madalas nilang parang nadadown sila. Pero ito iba si Jovita Fuentes. Talagang parang, talagang dedicated siya dun sa craft niya. Kaya parang, kaya dahil sa parang excellence niya, kaya niyang i-sustain tuloy yung sarili niya throughout the years. Tapos, hindi lang siya sa Italy nag-tour. Iba't ibang bansa sa Europe talaga. Nakapunta siya ng Germany. Ano ba? Basta buong Europe halos nag-tour niya, di ba? World tour. Naikot talaga niya yung Europe kasi nga, so marami nga nagustuhan yung yung mga place niya. Saka sa Europe, supported yung ganitong klase ng mga art, di ba? Kaya nung pumunta rin naman siya, nung bumalik siya sa Pilipinas para magturo naman, dami yung tinuruan, di ba? Sa Centro Escolar, sa Santa Isabel College, sa UP, nagturo siya. Kumbaga, shinare niya yung natutunan niya para lumaganap din sa Pilipinas, masuportahan yung mga tao, yung mga kabataan na gusto rin gawin yung ginagawa niya, pero hindi napupush, hindi nabibigyan ng platform. Actually, meron ngang isang documentary na ginawa, hindi ko lang natapos din talaga. Pero ang tawag, A Music Mission, parang pinakita din doon yung women empowerment, kasi doon sa pinakita nga rin ni Jovita Fuentes, ang tawag pala sa kanya ay Maestra Tata. Maestra Tata. Kasi nga, diba, naging teacher din siya. Pero bukod dun sa marami niyang mga notable works, rin siya, nag-raise din siya ng funds. Umaawit siya para mag-raise ng funds sa mga charitable institutions. At binibigay niya, isa sa naging beneficiary is yung San Lazaro Hospital. Iba rin talaga nagagawa kapag mahal mo yung isang bagay, tapos yun yung nagagawa mo. Hindi yung paggawa mo, hindi for compliance lang lagi, di ba? Talagang may excellence, tapos makikita mo nagbubunga kapag mahal mo yung ginagawa. Dati nga, di ba, yung mga ginas natin, sina Attorney Dot, yung sa choir, sa UP, di ba? Para makita mo sa kanila, nung tinanong natin, nung umaawit sila, syempre, magkakasama sila, may bond na nangyari doon, pero yung mga natutulungan nila, kumbaga meron silang nagiging, as a group, meron silang nagiging purpose, meron silang goal. Kaya siguro, bawat tao, kapag talaga once na makita natin kung ano yung gusto natin, nasuportahan tayo, at alam din natin kung ano yung purpose natin, ano yung goal natin na mabuti, tutulungan naman tayo ng Diyos na maabot natin yun. Oo, mahirap na lang talaga ngayon. Parang mahirap kasi sa kabataan ngayon na isipin ano ba yung gusto nilang maging, di ba? Yun siguro, yung parang alam ko na pag-usapan na natin ito na dapat
at the age na parang nagmagka-college tayo. Kumbaga, may isip na natin ano yung gusto talaga natin. Yun yung bigyan natin ng pansin para magawa natin with heart, diba? With passion. That's right. Absolutely wonderful. Aww. At yan po ang ating Today in History. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Nananatili pa rin ang heart diseases na leading cause of death sa buong mundo, lalo na sa panahon ngayon na marami ang merong unhealthy lifestyle. Kaya today, pag-uusapan natin ang common heart problems at paano ito malulunasan. With us today is the President and CEO of Shebazayan Philippines Incorporated, Dr. Lizelle Porgosa. Kasama rin po ang kanilang Marketing Director na si Ms. Rolette Fias. Good morning po, good morning. Welcome back to the show. Ayan nga, question na about sa mga puso. No? Bukod dok din sa mga iniinda na mga emotional na, okay ba yung puso ko ngayon? Paano po ba sa literal na aspeto, paano po natin malalaman na yung heart po natin ay okay? Good morning po sa lahat. Good morning, Kuya. How do we know that our heart is okay? Of course, by having a normal blood pressure is a sign of a good heart. No chest pain, no chest discomfort, and no shortness of breath. Ayun. Talagang ito yung mga common symptoms po na nararamdaman. Eh, no? Pero yes. Ano po yung parang mga pinaka sinasabi na common heart problems and yung causes nito? Yung pinaka common heart problems, number one is unstable angina, heart attack, heart failure, arrhythmias, or unstable heart rate, then shortness of breath, and high blood pressure. Yun. Nabanggit niyo po kanina yung heart attack. So, paano po ba nape-prevent yung mga heart attack? Actually, ang pinaka-common cause mo na ng heart attack is by having a high blood pressure, high LDL or cholesterol and triglycerides, and obesity, having a diabetes, and smoking, and of course, unhealthy lifestyle and unhealthy food. Pagkain talaga, no? Lifestyle din po talaga. Yes. Pero, Doc, kasi po, diba, usually po, yung mga nagkakaroon po ng high blood pressure, nasasabi po natin na nasa matured age na sila. No. Pero usually po, mayroong mga bata din po na nagkakaroon na po ng mga ganitong sakit eh. Dahil din po ba ito sa factor? Factor din po ba yung nagpupuyat? Isa yun sa factor and of course, yung pinaka tinatawag natin na unhealthy food. Lalong-lalo na po ngayon, yung ating food na kinakain na hindi na po talaga healthy. Kahit batang-bata pa, nagkakaroon na po sila ng ganitong uri ng sakit at mahirap po itong ma-prevent. Lalong-lalo na po. Laganap eh. Yes, lalong-lalo na po yung mga magulang na wala pong kaalaman with regards to healthy food and healthy lifestyle. Pero Doc, syempre gusto po natin ng solution sa bawat problema, di ba? Eh, paano naman po ito pong red pine needle oil? Paano po siya nakakatulong sa mga common heart problems or mga ailments po? Before tayo mag-discuss about red pine needle oil, paano po siya makatulong and makaka-prevent, of course, kailangan po natin to eat a healthy, balanced diet. Number one po yun. And then, ang susunod ay yung ating healthy lifestyle. Maintain a healthy weight and keep your blood pressure under control. Then, si red pine needle oil, ang laki po ng kanyang role kung paano po ma-prevent ang ating tinatawag na cardiovascular disease. At, Ma'am Rolette? Ayan. So, to discuss it further, paano ba tutulong ang red pine sa mga problemang pangpuso? Literal. Napakalaki po ng kanyang nagagawa. Bakit? Ang specialty po ng red pine ay maglinis ng dugo. Tandaan po natin, there are around 170 diseases na maaaring mag-breed kapag po ang dugo natin ay hindi malinis. Kung tutuusin po, ang punot dulo ng lahat ng sakit ay naguugat sa maruming dugo. Now, if your blood is cleansed, ang density po ng ating dugo ay nai-improve.
Hindi sobrang lapot, hindi sobrang labdaw, but healthy enough to flow around the body on time. Bawat himay-may po ng ating katawan ay dinadaluyan ng dugo. So napaka-importante na siya ay malinis, tama ang density, at the same time, nabanggit po kanina yung unhealthy lifestyle, yung food choices. Over the years, sa lahat ng kinakain natin, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na cholesterol plaque. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito po yung mga barabara, nagiging sanhi ng clot, na kapag minsan po ay hindi nakadaloy ng maayos ang dugo o kaya mahina ang ugat, maaari kang maputok ka ng ugat, aneurysm yun. So pag nalinis ang dugo, natama ang density, natanggal ang bara, sigurado po, the condition of your heart, the condition of all other organs of your body, as well as other diseases na meron tayo sa katawan, ay mai-improve po. Kaya napakalaking bagay po talaga ng nagagawa ng red pine. Yun. Pero nasasabi niyo na rin po, nababanggit niyo na yung kahalagahan ng red pine. No? Ano po yung mga ingredients na pwedeng makatulong para ma-prevent po yung mga heart diseases na to na meron po doon sa ating Shebazaya na red pine needle oil? Red pine needle oil contains 300 essential nutrients. Pero yung pinaka-outstanding sa kanyang ingredient na yung nutrient na matatagpuan sa kanya yung tinatawag na terpene and rutin. Yan. Bihira po siyang matagpuan pero napaka-powerful nito as an antioxidant, anti-inflammatory. Napakarami po nilang kayang gawin sa katawan. In fact, magaling po sila sa mga cardiovascular diseases, even for controlling your sugar, balancing of hormones. At ang nakakatuwa po dito, it has the ability to cross through the blood-brain barrier. Mm-hmm. Hindi po lahat ng substances ay nakakatawid sa blood-brain barrier. Kaya minsan nagtataka po tayo, may iniinom po tayo, pero hindi naman tayo gumagaling. Mm-hmm. Kasi po hindi sila nakakatawid. But a red pine needle oil, including its essential nutrient, has that capacity. Kaya naman, nafe-feed ng tama ang brain para po makapag-command siya ng maayos sa buong katawan. Pero miss, tanong ko lang po, gano'n naman po katagal or gano'n kabilis yung pag-epekto po ng red pine needle oil? Ilang take? Oo, kung magte-take po ba sila for months or weeks, paano po ba yun? Siyempre, would like to say, walang magic. Mm-hmm. Ang sakit, over the years natin yung nag-gather. Yeah. And since si red pine, ang i-address niya is the root cause of all these diseases, which is the cleansing of the blood. It will take some time. At the same time, gusto ko pong bigyan ng emphasis, natural po kasi si red pine. Wala itong synthetic component. So it will take around 6 months. Ideally po, six months. Yes. To notice difference. Nang tuloy-tuloy na pag-take. Actually po, for the first 2 months, meron ng difference yun. Feel na. Opo, kasi piniprevent niya na yung pag-increase ng mga blood fats, liver enzyme. For the third and fourth month, kinokontrol niya. Kanina, kinontrol. Sumunod po nun, tinatanggal na. Mm-hmm. Until such time, in most of our patients, sa kanilang cases, after 6 months of taking it, pagdating sa laboratory, nagno-normalize po. Okay. Pero paano naman po sa mga iba na meron na silang tinitake na maintenance, po pwede po ba nilang isabay ito sa red pine needle oil? Good question. No contraindication. So, hindi po problema. For in most cases of our patients, ang lagi po naming sinasuggest is that you take red pine 30 minutes before your meal because it's classified as food. After an hour of your meal, that's the time that you take your synthetic or your yung maintenance natin. And sa pag-o-observe po ng most of our patients, in due time, ang nakakatuwa, nakakalaya sila sa maintenance. Okay. So isa po yung sa mga testimony ng mga may mga heart problems na nalitake ng Shebazine. Pero ano po yung mga iba pang testimonies nila na parang na-feel po nila after nila mag-take for some time? Ano po yung mga parang na-alleviate sa kanila ng mga sakit? Mga yung, sa mga opo, sa mga nag-take ng Shebazine ng marami. Red pine. As I have mentioned, it has the ability to help over 170 diseases. Mm-hmm. Siguro kung merong yung simpleng masasabi natin, yung mga dating zombie, nakakatulog na. Ibig sabihin po, yung hirap matulog. Mm-hmm. At the same time po, yung mga hirap na makaihi, yung mga may cases sa kidney, nakakaihi na po sila. Doon mo ma-appreciate na yung simpleng bagay na ito pala ay regalong maituturing sa taong may karamdaman. But other cases, syempre, bumaba ang sugar. Meron po kaming cancer patients, nagno-normal po ang lab. May mga diabetic patients. Meron po kami mga subject for operation para tanggalin yung bara ng puso. But
sa tulong po ng Panginoon at ginamit niya ang red pine, natanggal po ang mga clots sa kanilang mga ugat. So, no need for operation. At marami pang iba. Even autoimmune, may cases po kami niyan. Kano naman po ka ba tayong pwede mag-take ng red pine needle oil? Good question. Ayan. Red pine needle oil is so potent. For you to be able to make one capsule, you need about 2.7 kilograms nung pinakadahon niya. Okay. So, ang ginagawa po natin, 18 years old and above, yan yung mga pwedeng mag one capsule pataas. Pag mga bata pa po, ang ginagawa natin, inihahalo natin siya sa water, binubutas yung soft gel, magpapatak lang po tayo ng few drops, tapos po hinahalo, tapos yun po yung pinapatake sa bata. But, meron po kaming red pine juice if they are younger. And there is a study that kapag ang bata ay araw-araw nagtitake ng red pine juice, halos hindi na po sila magkasakit. So, less concentration pala. Ano po yung curious na? Kasi doon ako curious kung may capsule ba or may syrup na style, na type ng red pine needle oil, pero meron naman. Paano po yung, ano po yung nangyayari sa video po? Pwede po pa kami discuss po. Ayan, si Doc. yung styro kasi, yan po ay nag-represent ng ating toxic or cholesterol in our blood. Ang styro, kahit ibaon natin yan sa lupa ng ilang taon, hindi po yan siya nabubulok. So let's say for example, yung styro na yan, yan po yung nag-represent ng ating cholesterol and triglycerides inside our blood vessels. Meron pong kakayanan ang red pine para tumulong na i-dissolve yung plaque na meron tayo sa ating heart. So ganyan po magtrabaho ang ating red pine needle oil. At marami pong nagtatanong kung sila po ba ay iinom, mabubutas po ba ang kanila. Good question, natakot sila. Natakot sila, baka ano. So siguro po, kung kami po ay, kung ang red pine oil ay nakakabutas ng binuka at yung nakasira ng stomach, wala na po kami dito ngayon. Kami po ay 5 taon na pong nagtitake ng gamot na ito. At kami po ay malaya sa iba't ibang karamdaman. At salamat po sa Panginoon. Personally naman pala. Nice. Pero, saan po ba pwedeng makabili ito para po dun sa mga kasambahay natin na interesado na, di ba? Na bumili ng red pine needle oil. Ayan. So, for those of you who are interested, maaari po kayong mag-visit sa aming website, shebazayan.com. At meron din po kaming shebazayan.net. So, pwede po tayong mag-place ng order. Kung malapit-lapit po kayo sa aming opisina, inaanyayahan po namin kayo. Our office can be found at Unit 320, Civic Prime Building, Civic Drive, Alabang, Muntinlupa. At libre po ang pagkain, merienda doon. Pero once again, pwede niyo po ba i-share ang social media accounts natin and contact numbers para po sa mga kasambahay natin interested? Yes. Sige, Doc. Pwede niyo po kaming contactin sa mobile number 0917-123-7494 or kaya sa aming Facebook page, Shebazayan Philippines Inc. Main. Pwede niyo po kaming i-visit doon sa shebazayan.net. Yun, para sa mga kasambahay natin talaga. May mga iniinda na, hindi lang para sa mga sakit sa puso po, sa iba't ibang sakit talaga na parang yung root cause nga ng mga sakit, yung i-target natin. Kasi usually yung mga symptoms lang yung tinatanggal po, di ba? Na parang, may sakit ka sa ganito. Yung symptoms ang aalisin. So, mas maganda kung ito-target natin yung root cause ng mga sakit. Para hindi na ito pabalik-balik nga naman. Tama, 170 po, no? Ng mga sakit po. At syempre, di ba, yung puso natin, pag kinumusta na, malamang iba na yung sakit. Nakangiti na, gano'n. Pero, Doc, and Miss, thank you so much po for joining us today, Dr. Lizelle Pargosa and Miss Violette Diaz. At syempre po, mga kasambahay, Tini! Yes! Samantala sa atin naman pong tampok na istorya ngayong umaga. Aminin man natin o hindi, di ba kapag medyo kabisado na natin yung isang gawain, minsan nawawala na tayo ng interes at hindi na tayo nagbibigay ng effort. Totoo nga. Pero hindi natin alam na mayroong pwedeng pumalit sa pwesto natin anumang oras. Gaya na lang nitong kwento na matutunghayan niya dito sa ating Kristiyano Drama. Ay, ito na naman. Babangon. Papasok. Mag-iisip.
paulit-ulit na lang. Nakakasawa na rin. Bago natin kasama sa team. So please give him a warm welcome. Anyway, Mr. Ramos, this is Mr. Ortega. He's going to give you a tour in our office para lang ma-familiarize ka. By the way, where is Mr. Damat? Mitol, tawag ka ni boss. Yes, boss. Kumusta yung project na pinapatapos ko sa'yo? No, isang linggo pa yun ah. Ongoing na, boss. Lagpas ka na naman sa deadline. Yun na pala. This is Mr. Brian Damat, ang ating senior illustrator sa team. Brian, this is Mr. Ramos. Si Brian ang pinakang in-demand sa office natin. Siya ang palaging nire-request ng mga client. At siya rin ang magiging partner mo. Tiya kung marami ka matututunan sa kanya. Okay, Brian. Ikaw na muna ang bahala kay Mr. Ramos. Okay? Isang karangalan po makatrabaho kayo. Tunayan, idol ko nga po kayo eh. Sige, umupo ka na dun. Don't worry. With my expertise, you're in good hands, pare. Wow, sir! Ang dami niyo palang awards sa pagguguhit. Maliit na bagay lang yan. Madami pang anyan sa bahay. Mr. Ramos, let's go. Sir, ito po yung hinihingi ni Boss Jerry? Kasama ko ba to? Yan. Sige, pasa mo na. Mr. Dama! Where is Mr. Dama? Boss, umuwi na po. What? Ano ba tong project na pinasa sa akin? Late na nga. Hindi pa tinapos. Mr. Ramos, ibalik mo to kay Brian. Tell him na tapusin niya ito, no matter what. And I don't want to hear any excuses. Kailangan ko to bukas. Late na nga, pabayak pa sa trabaho niya. Sige po, boss. Dito ah. Magwalis ka naman paminsan-minsan. Late ka na nga lagi magbayad. Maglinis ng kwarto mo, hindi mo pa magawa. Oo na. Oo, ito na. Ako nang bahala dito sa kwarto ko. Sir, pinapunta po ko dito ni Boss Jerry. Pinabalik niya po ito sa inyo. Kailangan tapusin niyo na daw po yan. Kasi kailangan na daw po yan ng client. Bukas na bukas eh. Makinig, I have good news. Meron tayong big project. And this will be a great opportunity sa ating company. Mr. Manansala wants us. Guys, aasahan ko ang inyong participation sa pagkakataong ito. Kailangan ko ang 100% effort ninyo. Okay ba yan sa inyo? Mr. Damat, ikaw ang most requested ng client sa pagkakataong ito. Mr. Manansala wants you to handle this project. Aasahan ko ang 100% effort mo dito. Dibirong client si Mr. Manansala. Ayaw na ayaw niya ang malilate ang trabaho. Ayaw niya ang tatamad-tamad. Alam mo yan? Sige sir, ako nang bahala. Sige na, you can go back to your work.
Yes. Thank you. Okay, guys. Pwede nyo nang ipasa lahat ang output for Mr. Manansala. Danilo, pumasok ka sa opisina ko. Nakikinig ka ba? As I said, Mr. Damat, matagal na kitang napapansin. Di ko alam kung may problema ka o may pinagdadaanan. At napapansin ko din, porket ang kasamahan natin meron nagagawa at naipapasang project sa mga kliyente natin, ikaw naman, inugali unang maging tamad at hindi magpasa ng output. Sir, ano po bang gusto niyo sabihin? May I recommend, magpahinga ka muna. A month or a couple of weeks, maybe to freshen you up. Ha? Huh? Tama ang narinig mo. Hindi naman sa inaalisan kita ng trabaho. Tungkol sa project mo, nag-usap na kami ni Ryan at Danilo, sila na ang bahala. As of Mr. Manansala's project, I'm sorry to tell you, but... Ano? Sir naman, okay lang po ako. Mas maigi kung magpahinga ka muna, kahit 2 linggo lang. Sir, ano ba naman? Sinabi ko naman sa inyo, okay lang ako. Kayang-kaya ko lahat ng trabaho na yan. Tsaka, ibibigay nyo kay Ryan at kay Danilo? Sir, si Ryan na hindi nga yan marunong gumuhit ng paa. Tapos, ibibigay nyo sa kanya iba kong project? Ano ba naman, sir? Si Danilo? Sir, baguhan lang yon. Hindi pa nga natin nakikita lahat ng gawa niya. Pinagkakatiwalaan niyo na agad ng malalaking project. Stop saying that. Hindi ganyan. Sir, baguhan lang yon. Baka mamaya sa una lang yan masipag. Ako na lang magre-revise. Akin na, sir. I-revise ko na lang. Ryan, no! Akala mo hindi ko napapansin. Palagi kang late. Palagi kang tulog sa trabaho. Lahat na project mo na pinapasa, late. Puro ka maya-maya. Hindi ako umabot sa posisyon na ito kung kukonsintihin ko ang mga katulad mo na magtrabaho. I'm sorry. Akala mo hindi ko napapansin. Ryan, no! Akala mo hindi ko napapansin. Palagi kang late. Palagi kang tulog sa trabaho. Puro ka maya. Hindi ko napapansin. Sa paggawa, hindi nagsasawa. Ano nangyari sa akin? Di ako dating ganito. Kinatamaran ko ng mga bagay na dating masigla akong ginagawa. Babalik ako. Babalikan ko ang dating ako. Sir, sipag lang. Kahit gaano man tayo kagaling, kahit gaano man tayo kapagod, pag nagsipag tayo at tuloy lang tayo sa karera natin, yun yung galak sa kalooban ang lagi nating mararamdaman. Alam mo pare, tama ka. Masasayang lang lahat ng pinagpagura natin. Kung puro na lang katamaran ang paiirali natin. Sus, tara na nga. Baka magdraman pa tayo dito. Yeah. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad
at magpakapantas ka. Kawikaan 6-6. Talagang kailangan sa pagkatrabaho niyo yung masipag, magmasipag tayo, di ba? Kung ano yung inaasahan sa ating trabaho, gawin natin. Tsaka huwag natin naninanakawan natin yung mga boss natin. Di ba sinasabi nga yan nila Brad Ellie, nila Kuya, na kapag hindi mo ginagawa yung trabaho mo sa oras na dapat nagtatrabaho ka, ninanakawan mo yung boss mo. Kasi binabayaran yung oras mo eh, na pagkasunduan, na ganito yung sasahurin mo sa ganitong oras ng pagtatrabaho, gawin natin yung trabaho natin. At dapat lagi tayong maghahanap ng reason kung bakit gagawin natin ng maganda yung isang bagay. Diba? Dapat laging may pag-ibig. Talagang napaka-importante talaga ng pag-ibig sa ginagawa, no? Hindi lang laging sa tao, pati dun sa ginagawa natin. Dapat may pag-ibig din ng paggawa natin. Yung pag-ibig kasi natin sa paggawa natin, yung buong puso, pagtatapat natin yun. Totoo. Tsaka nagre-reflect yun. Makikita sa output natin na, uy, ang ganda. Pinaghandaan, diba? Pinag-effort. Correct. Hindi lang sa pag-ibig. Siyempre, yung honesty din natin dun sa ginagawa natin. Totoo. Siyempre, kapag substandard yung ginagawa natin, hindi natin nagagawa na pagkasunduan nga naman na binabayaran ka ng gantong amount tapos hindi naman tama yung ginagawa mo. Totoo. Baga, hindi ka honest sa pagkaganon. Pero dito sa Good Morning Kuya, isa sa mga palagi nating ikinakampanya ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Sabi nga ni Kuya, walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Pero ano ba ang magandang na idudulot ng pamamahagi ng kabutihan sa kapwa? Panoorin nyo dito sa ating Biblically Speaking with Brother Ellie Soriano. Mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi isang panahon, nabigyan ko sila, natuto sila nung aral na yon, nung meron na sila, nagbibigay naman sila sa iba. Kumakalat yung kabutihan ng ating Panginoon sa mga tao. Napakagandang aral ng Panginoong Jesus. Walang kasing ganda na matutunan natin ito na ang pagbibigay sa kapwa ay hindi magbubunga ng masama. Sabi ng Biblia, bigyan mo ang sa'yo humihingi, huwag mong tatalikdan ang sa'yo'y nangungutang. Huwag natin bibiguin kung kaya rin lang natin, mga kapatid. Halimbawa, umuutang lang ng para pansaing, kaya pang pambaon ng anak. Huwag kayong magdadamot. Halimbawa, hindi rin naman kayo masyadong mayaman, pero kung hindi naman makakabawas ng malaki, magbigay tayo sa kapwa. At nakita nyo, ibabalik ng Diyos yan. Yung mga iba sasabihin pa, ay ako, ikaw, hindi ako nagbibigay dyan sa mga pulubi. Aanuhin lang yan. Idadrugs lang yan. O kaya sindikato lang yan. Kahit na sindikato, halimbawa, nakita mo yung pulubi nagpapalimos, gutom, bili mo ng pagkain. Huwag mo bigay yung pera. Kasi yung pera, kukunin ng sindikato, bigay mo sila ng pagkain. Thank you po, Brother Ellie Soriano. Mga kasambahay, susunod na po sa ilang sandali ang ating balitaan with Ms. Rina Villamor Camara and Ms. Celine Ang. Pagkatapos niyan ay makakasama naman natin si Dr. Bonnie Bernardo na isang naturopathic medicine specialist. At syempre ngayong umaga, isa uling interesting topic ang bubuksan sa atin ni Doc Bonnie. Ito ay ang Healing the Body, Touching the Heart. Wow! Sa title pa lang, di ba, ng topic natin, may idea na tayo sa magiging talakayan natin mamaya. Usapang puso ito, mga kasambahay, ha? Kaya huwag niyong palalagpasin mamaya ang ating usapang pangkalusugan. So please stay tuned and don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning Kuya! Magandang umaga, ngayon ay araw ng Miyerkules, February 15, 2023. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinatawag ang Chinese envoy kasunod ng laser tagging incident
sa Ayungin Shoal. Department of Agriculture, inakusahan na nakipagsabwatan sa isang trader para umano makapag-import ng sibuyas. Bird flu outbreak, naitala sa isang poultry farm sa Bulacan. Pilipinas magpapadala na rin ang rescue team sa Syria para makatulong sa search and rescue operations doon. Burnham Lake sa Baguio City, bakit kaya nagkulay asul ang tubig? Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Wang Xinglian sa Malacañang kahapon. Kasunod dito ng nangyaring panunutok ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Una nang naghain ang diplomatic protest sa Pilipinas sa China kaugnay ng maritime incident. Naritong report ni Ryan Lacanlale. Kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Malacañang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xinglian kahapon. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinatawag kahapon ng Pangulo ang Chinese Ambassador upang ipahayag ang seryosong pag-aalala nito sa nagiging aksyon ng China sa Philippine Coast Guard at sa mga Pilipinong mangingisda. Kung saan ang pinakahuling insidente ay ang paggamit ng military-grade na laser ng China sa PCG personnel habang nasa supply mission sa Filipino troops na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa Embahada ng China, nagpalitan ng pananaw sina Pangulong Marcos Jr. at Chinese envoy kung papaano ipatutupad ang konsensus na naaabot ng dalawang head of states, kabilang na ang pagpapalakas ng dialogo at komunikasyon. Una nang iginiit ng China na ang PCG vessel ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Nakapaghain na ng ikawalong protesta ngayong taon ang DFA laban sa China matapos ang insidente. Nakasaad sa note verbal na inihain ng DFA na mariing kinukondina ng Pilipinas ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng PCG. Muling binigyang diin ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Nanindigan naman ang Estados Unidos sa Pilipinas sa akusasyon laban sa Chinese Coast Guard kaugnay sa laser pointing incident sa bahagi ng South China Sea. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng US State Department na ang nagiging hakbang ng China ay maituturing na provocative and unsafe. Ikinokonsidera din anya itong direktang banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at paglabag sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Tiniyak naman ng PCG na patuloy silang magpapatrolya at gagampanan ang kanilang mandato sa karagatan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Wala, normal din lang din naman. Kahit na sabi ko nga sa'yo, may mga ganong taktika na ginawa yung China Coast Guard, hindi tayo magpapa-apekto doon sa misyon na ginagampanan ng Philippine Coast Guard. Gaganapin natin yung tungkulin natin at magpapatuloy tayo doon sa pagpapatrol, pagmamonitor ng fishermen, pagmimaintain ng marine environmental protection functions natin at yung safety, at patuloy pa rin tayong pupunta doon sa mga stations natin sa Kalayaan Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inakusahan ng isang grupo ng magsasaka ang Department of Agriculture na nakikipagsabwatan sa isang trader upang makapag-import ng sibuyas. Ibinunyag rin ng grupo na si Lea Cruz ang itinuring na sibuyas queen ang namamakyaw ng sibuyas sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang detalye sa ulat ni Aileen Cerudo. Binunyag ni Israel Naguyal, chairman ng Bonena Multipurpose Cooperative, na binibili ang mga supply na nasa storage unit at saka mag-aanunsyo na kulang na umano ang supply. Dagdag pa ng Naguyal, dito ngayon maglalabas ang Department of Agriculture ng importation order para mag-angkat ng sibuyas. Sa motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture, itinuro ni Naguyal si Lilia Lea Cruz na umano'y bumibili ng mga supply sa cold storages. Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niyo na po yung mga sibuyas ng farmer sa Kasamne, wala na pong magre-reklamo na paano mag-iimporta tayo kasi wala nang sibuyas ang farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh.
Sino po ang tinutukoy nyo na bumibili lahat? Ayan po si... si Lea Cruz po. O, pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So, alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Si Cruz ang tinatawag na Onion Queen o Mrs. Sibuyas na sangkot umano sa smuggling noong 2014. Sa pagdinig, natanong din si Cruz tungkol sa mga tumalbog na cheque na ibinayad dito para makabili ng sibuyas noong 2014. Ang tugon ni Cruz ay kanila na lang na-settle ang nasabing issue. Inireklamo rin ni Deguyal na nalugi sila ng nasa 30 milyong piso dahil sa nangyaring manipulasyon sa supply ng sibuyas noong 2013. Nagsagawa na ng executive section ng komite kung saan dito pinangalanan ni Deguyal ang mga opisyal ng Department of Agriculture na umano'y sangkot sa nasabing modus operandi. Dumalo rin sa executive session si Lea Cruz kung saan mariin din nitong pinabulaanan na sangkot ito sa pagmanipula ng supply ng sibuyas. Kinukunan din ng UNTV News ang komento ng Department of Agriculture, ngunit wala pa itong tugon sa naturang issue. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay ng Sugar Regulatory Administration ang go-signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa plano nitong mag-angkat ng tone-toneladang asukal. Pero ang ilang grupo ng magsasaka hindi kumbensido sa intensyon ng importasyon. Narito ang report ni Ray Pelayo. Aabot sa kalahating milyon ang aangkating asukal ng bansa ngayong taon. Ayon kay Sugar Regulatory Administration o SRA Board Member Pablo Ascona, inaprobahan na nila ang pag-aangkat ng 440,000 metric tons ng puting asukal at hinihintay na lamang nila ang approval ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 100,000 metric tons ay pararatingin sa lalong madaling panahon na gagamitin naman para mapababa ang presyo ng asukal sa bansa. Ang susunod na 100,000 metric tons ay pararatingin sa Abril, habang ang 240,000 metric tons ay gagawin namang pang-imbak o buffer stock ng bansa. The idea of government po at the moment is to have the sugar in country kasi it will stabilize everything when everybody knows that we already have sugar here in reserve. That is the main idea of that 240 buffer stock. Ang 64,000 metric tons naman ay papasok din sa bansa sa ilalim naman ng minimum access volume. Samantala, nagkilos protesta naman ang grupo ng mga consumer at magsasaka sa harap ng opisina ng Department of Agriculture sa Quezon City kahapon. Idinadaing ng mga ito ang mataas na presyo ng mga bilihin at tinututulan din ng importasyon kasama na ang asukal. Palakasin ang local na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Ayon kay Jason Kainglet, ang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi matitiyak ng pamahalaan na bababa ang presyo ng asukal sa palengke. Ang maapektuhan anya nito ay ang mga magsasaka. Kung ang sinasabing dahilan ng SMA o yung nagpupus ng sugar, importation is to lower the retail price, unfortunately, hindi siya nangyayari. And in fact, ang gusto talaga niya, kawawa yung producers kung sila yung tinatamaan ng any importation announcement. Ayon kay Ascona, pagdating ng mga imported na asukal sa bansa, ay kokontrolin naman nila ang paglalabas nito sa merkado para hindi naman maapektuhan ang presyo ng lokal na produksyon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng mga reklamo kahapon sa Ombudsman ang ilang opisyal ng Department of Health, kabilang na si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Nag-ugat ito sa umano'y mismanagement sa paggamit ng pondo para sa cancer program. Tiniyak naman ng DOH sa publiko na may transparency sa kanilang programa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa kanyang amended complaint na inihain sa Office of the Ombudsman, isinama na ni Dr. Clarito Cairo Jr., Medical Officer ng Cancer Control Division, Disease Prevention and Control Bureau ng DOH Main Office,
si Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa reklamong grave misconduct, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bukod kay Vergere, una nang inireklamo ni Dr. Cairo, sina DOH Undersecretary Beverly Lorraine Ho, former Director Ana Guerrero at apat pang iba. Inakusahan nito ang mga respondent na sangkot sa umano'y mismanagement ng mahigit 700 milyong pisong pondo para sa cancer patients. Ayon kay Dr. Cairo bilang OIC ng DOH, mayroong full control si Vergere sa pondo sa tanggapan na kanyang pinangungunahan. Mulaan niya sa 786 million pesos na pondo sa ilalim ng Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program o CSP MAP noong 2022 ay gumawa ng sub-allotment at ibinaba sa 781 million pesos na lamang. At sa halip na 31 na access sites o hospital na may pondo para sa cancer patients ay naging 20 na lamang. Kaya marami-anya ang mga pasyente na napilitang itigil ang kanilang pagpapagamot. Kasama na sa access sites ang Philippine General Hospital, Rizal Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center dyan sa Marikina. So itong tatlong nito na noong 2011 pa, tinanggal nitong 2022. Eh ang dami pasyente dyan. Ang ipinagtataka pa nito, siya anya ang eksperto pagdating sa cancer medicines, inalis siya sa pangangasiwa para sa pagbili ng gamot. Hindi na nila ako pinapasama sa technical working group na involved sa procurement na ginagawa ko naman since 2017. So nagtataka ako, but all of a sudden, iba na ang charge. And nag-memo ko na dapat isama ako kasi ako lang naman eh, ang nag-iisang program manager sa cancer. So anong training nila? Iba-ibang training nila. Hiniling ni Dr. Cairo sa ombudsman na suspindihin ang mga respondent at maimbestigahan ang isyung ito. Samantala, ayon naman kay DOH OIC Maria Rosario Vergere na wala pa silang natanggap na kopya ng reklamo. Pero nakaanda silang sagutin ang mga akusasyon. Tiniyak din ni Vergere na dumaan sa tamang proseso ang kanilang mga ginawa at isinangguni sa ibang mga ahensya. Sa kayo, hindi pa rin muna nakikita yung eksakto na kinocomplain about sa amin. Gusto ko lang po bigyan ng assurance sa ating mga kababayan, lahat po ng ginagawa natin na proseso para po sa ating mga programa, specific dito sa inaakusa na cancer fund, ay above board. Everything was done in a transparent manner. Hindi lamang po ang kagawaran ng kalusugan ang nagbigay ng direksyon at desisyon dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang kaso ng bird flu sa isang poultry farm sa Santa Maria, Bulacan. Bunsod nito, nagpatupad na ng depopulation ng mga manok ang poultry farm. Sinusuri na rin ng ahensya ang mga kalapit na manukan kung positibo rin ang mga ito sa bird flu. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Nananatiling nakasara ang poultry farm na ito sa Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry o VAI ang mga kaso ng H5N1 o bird flu sa naturang manukan. Ayon kay VAI Assistant Director Arlene Bichaco, agad na nagpatupad ng precautionary measures ang ahensya para maiwasan ang pagkalat ng virus. Kabilang dito ang pagpatay sa nasa 17,000 mga manok sa manukan sa Santa Maria, Bulacan. We're talking of itong kaso natin sa Santa Maria, Bulacan. Right away po, kasi ang ating protocol, aside from yung culling or depopulation, immediately we conduct yung 1-kilometer surveillance para po malaman natin kung nag-spread ba yung infection. But we have finished the 1-kilometer surveillance and we are right now po, we are still waiting for the results, lab results. Tiniyak naman ng ahensya na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil kontrolado na ang naturang outbreak. Simula noong January 2023, 6 na mga poultry farm ang nagkaroon ng outbreak ng bird flu sa buong bansa. 2 dito ay sa Pampanga, tig-isa sa Cagayan Valley, Sultan Gudarat at Manila na pawang nag-aalaga ng pugo, pato at panabong na manok. Hindi ba period ngayon ng migration ng birds? So that could be a factor, especially malapit din naman siya sa Pampanga.
Payo naman ang isang veterinarian sa mga may manukan. Encourage namin yung mga farms na i-bird-proof yung kanilang mga kulungan, no, para maiwasan yung pagsasalamuhan ng wild birds natin doon sa kanilang domestic flock. No, ibig sabihin, ilagyan nila ng net or kulong nila ng isarado nila yung mga kulungan para hindi mapasok yun ng mga ibon. Hinihimok naman ng BAI ang mga may-ari ng farm na agad i-report sa kanilang anumang mortality o pagpatay sa kanilang mga alaga para mabilis na maites at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang Commission on Elections na ibibigay ang hustisya sa kanilang election officer na binaril at napatay sa bayan ng Lambayong lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, mahigpit nilang kinukundina ang pagpatay kay Javiv Maindan, Election Officer 2 ng Sultan sa Barangay Maguindanao. Sa mga inisyal na ulat, galing ang biktima sa bayan ng Sultan sa Barangay patungong Lambayong sakay ng kanilang sasakyan ng tambangan at pagbabarilin ng ilang beses. Tinamaan si Maindan sa iba't ibang bahagi ng katawan habang hindi naman nasaktan ang kasama nito. Nagpapatuloy na ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa mga suspect sa krimen. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang pagpapadala ng tulong para sa mga Pilipinong apektado ng malakas na lindol na tumama rin sa Syria. Samantala, posibleng iuwi na ngayong linggo ang labi ng isang Pinay na nasawi sa lindol sa Turkey. Narito ang report ni Janice Enhente. Magde-deploy ang Department of Foreign Affairs ng 6-man team na tutulong sa mga kababayan nating Pilipino na biktima rin ng malakas na lindol na tumama sa Syria. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, nasa 60 Pilipino ang nagtatrabaho sa Syria na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Sa kabila nito, wala naman sa mga Pinoy sa Syria ang nasawi sa lindol. May 60 dun sa Northwest Syria. At walang casualties, pero grabe rin yung kanilang ngayon in terms of financially. May 6-man team na pupunta sa Pilipinas, pupunta doon sa Etanon, galing Damascus, para bigyan ng anong kailangan nilang tulong. No? So, pero at least wala pong casualty. Samantala, posible nang maiuwi ngayong linggo ang labi ng isa pang Pinay na iniulat na nasawi sa lindol sa Turkey. Ayon sa DFA, inaasikaso na nila ang repatriation nito at tiniyak na magbibigay ng tulong ang pamahalaan. Habang nailibing na ang bangkay ng isa pang Pinay doon, alinsunod na rin sa kagustuhan ng kanyang asawa na isang Turkish national. Yung isa po, nilibing na po doon kasi decision ng asawa niya. Yun ang ano, bilang next of kin. Pero yung isa itong linggo mismo, mauwi na yan. Sa ngayon ay inaasikaso na rin ng Pilipinas ang proseso ng repatriation sakaling mayroong mga Pinoy sa Turkey ang nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero ayon sa DFA, kinakailangan pa rin asikasuhin ang kanilang citizenship lalo't ang iba sa kanila ay pawang mga Turkish citizen na. Ito complicated yan. Kung sinabi nang gusto nang umuwi, ipapan lang natin yan. At mauwi. Ang kailangan lang nila, kasi iba sa kanila Turkish citizens na, no? Kailangan i-acquire muna yung kanilang Philippine citizenship ayon sa Republic Act 9225, no? So, madali po yan. Kung magagawa natin lahat ito, within the next several days, dapat magsisiuwian na yan. Sa datos ng DFA, mayroong mahigit sa 200 mga Pilipino sa Turkey ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama doon. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panibagong mass shooting incident ang naganap sa isang universidad sa Amerika kung saan 3 tao ang kumpirmadong nasawi. Samantala, 8 tao naman ang napaulat na nasugatan matapos sagasaan ng isang truck sa New York.
Para sa detalye, may report si Klein Sinka, live mula sa Los Angeles, USA. Klein, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Namatay sa pamamagitan ng self-inflicted gunshot ang suspect sa pamamaril sa Michigan State University na ikinasawi ng 3 katao habang 5 naman ang sugatan na nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa mga otoridad, nagpapatuloy pa rin ang kailang investigasyon sa motibo ng suspect sa pamamaril at sa wala itong affiliation sa naturang universidad. Sa ngayon, tinanggal na ang shelter-in-place sa paaralan dahil wala na rin banta sa komunidad. Samantala, kinansila na ng lahat ng aktibidad ng campus ng 2 araw matapos ang insidente ng pamamaril. Samantala, isang lalaki naman na nagmamaneho ng isang U-Haul truck ang sumagasa sa 8 tao kabilang ang isang police officer sa Brooklyn, New York, kung saan isa na ang napaulat na nasawi. Naganap ang insidente sa Sunset Park, Brooklyn, kung saan tinangkapan ng suspect na tumakas, subalit ito ay naaresto ng mga polis. At this time, we have no indication that there is any terrorism involvement in this incident. However, as always, we will continue to investigate this incident with the full resources of the NYPD and our partners. Hawak ng mga polis ang 62-anyos na suspect na pinaniwala ang mayroong problema sa pag-iisip. At yan muna ang balita mula dito sa Amerika. Balik sa inyo sa Pinas. Link. Maraming salamat, Klein Sinka, live mula sa Los Angeles, USA. Itinuturing ng World Health Organization na pinakamalalang natural disaster sa Europe ang nangyaring lindol sa Turkey at Syria. Samantala, 2 border crossings ang bubuksan ng Syria upang makapasok ang kinakailangang tulong para sa mga biktima ng malakas na lindol. Ang detalye sa report ni Abby Valdez. Nilarawan ng World Health Organization WHO ang tumamang lindol sa Turkey na pinakamatinding natural disaster sa Europe region sa loob ng 100 taon. Mahigit na sa 37,000 ang bilang ng mga nasawi sa Turkey at Syria bunsod ng sakuna. Ang Syria, miyembro ng Eastern Mediterranean region ng WHO. We are witnessing the worst natural disaster in the WHO European region for a century, and we are still learning about its magnitude. Samantala, 2 border crossing mula Turkey ang binuksan sa Syria upang makapasok ang ayuda sa bansa kasunod ng mapaminsalang lindol. Maraming Syrians ang hindi pa rin naabutan ng sapat na tulong matapos ang trahedya. Sa nakalipas, 1 border lang ang bukas sa Syria, kaya tanging mga ayuda mula sa friendly countries tulad ng Russia, Iran at United Arab Emirates ang nakararating sa bansa. Isinisisi naman ni President Bashar al-Assad sa Western sanctions laban sa Syria ang matinding hamon sa rescue at relief efforts. Subalit batay sa international aid groups, ang sablay na pamumuno ng Assad government at pagtanggi nito makipagkasundo sa ibang kampo ang tunay na dahilan. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ni New Zealand Prime Minister Chris Hipkins na pinakamatinding bagyo ang tumama sa New Zealand ngayong siglo ang Cyclone Gabriel. Patuloy ang pananalasa ng bagyo kung saan 225,000 residents ang walang supply ng kuryente sa North Island. Nasa 2,500 Kiwis din ang kinailangang ilikas dahil sa matinding pagbaha. Samantala, kinumpirma naman ng pulisya na 11 ang natagpuan sa Hawke's Bay Beach. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan nito. 1 bombero rin ang nawawala kasunod ng landslide sa Muriwai, Auckland. Nagdeklara na ng State of National Emergency upang agad na makapagbigay ng ayuda sa mga pinakaapektado ng kalamidad sa bansa. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Romans, chapter 16, verse 19. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Yan po ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo maglilipat ng inyong TV channel. Susunod na po ang ating usapang pangkalusugan. Sa pagbabalik po yan ng Good Morning Kuya. Dahil na. Dahil dyan. Pa na tayo araw, no? Dahil sa akong pangkalusugan na makakasama natin, si Dr. Body Bernardo, ang ating pong naturopathic medicine specialist. Yo. Welcome back, guys! Welcome back, guys! Isang buwan din halos, no? Oo, medyo nag-relax. Hindi naman relax kasi kagaya namin, mga doktor, akala ng karamihan, nagpapahinga lang. Habang po kami nagpapahinga, nag-aaral. Nagkaroon po ako ng mahabang eksaminasyon na talagang stressful. Oo. So, kasi kailangan namin mag... kasi yung field ng medicine kasi hindi yan kagaya ng ibang field na parang static lang. Ito, pumikit ka lang kasi bago na yung mga sakit, yung mga event yung nangyayari. So, kailangan nating sumabay kasi yung mga doktor, kailangan sumabay sa mga pag-aaral. So, marami na kasi mga pagbabago at maraming iba. Kaya nga, ang nakikita natin yun, mostly yung mga integration na, integrative na mostly yung Western and then the Oriental. Mm-hmm. Even the way yung mga treatments and therapies, integrative na rin. So, kasi nakikita natin na hindi pwedeng isang medication daw, isang therapy lang will work. Kasi nga, medyo complicated na rin yung sakit. Kagaya nitong pag-uusapan natin ngayon. Ang ganda ng mga topic kasi lagi dito. Ano po bang topic natin? Ngayon, usapin yung puso. Yun. Kasi cardio month ngayon. And then, of course, kaya idinikit natin yung katawan kasi yung title natin ngayon is Healing the Body, Touching the Heart. So, ngayon pa rin, kahit advanced na yung ating medisina, yung science, still yung cardiovascular diseases ay number one pa rin in the world. Sa Pilipinas, actually, based on statistics, pag babae, for every three, may isang nagkakaroon ng sakit sa puso. Walang discrimination doon. Kasi maraming issues yung babae kasi nga may mga hormones. Of course, ang maganda lang sa lalaki is one in every five. Pero kaya lang, ang problema lang sa lalaki, hindi kagaya ng mga babae, konting pain lang, nagpapacheck na yan. Ang mga lalaki, kinakaya yan eh. Kung hindi malala, lalo na usaping puso. So still, problema pa rin natin yung sakit sa puso. Kaya lang, ang dami nang nag-aaral and ano, ang hindi natin alam kasi yung puso, bakit kailangan mahihil yung buong katawan. Ito yung overwork eh. Alam niya, hindi nagpapahinga yung puso. Otherwise, kung nagpahinga na yan, hindi pahinga. Kahit tayo po natutulong, nagpahinga na rin. Tumitibok pa rin yan 24/7. O hindi natin, akala natin pag pumikit tayo, tumitigil, tuloy-tuloy po yan. Otherwise, pag yan ay tumigil na, nasa 6 feet below the ground na tayo. Kaya kailangan, maayos na maayos yung turing natin sa buong katawan natin. Kasi, maliban po yung puso natin ay overworked, ang puso rin ay repository. Ano po yung para siyang computer, yung hard drive, na lahat ng nangyayari sa katawan natin, receiver siya. Kita nyo lahat ng emotions, physical pain, whether physical, whether physiological, or mental and emotional. Ang puso ang receiver. Para siyang nag-iipon. Kaya meron tayong tinatawag sa medisina na oxidative degenerative disease. Puso yon. Unti-unting kinakalawang yung puso. Lalo na pag naiipon yung mga problema. Halimbawa, physical. Ano ba yung mga stressors? Ito yung tatlong stressors kasi ng puso natin na gusto malaman ng mga sambahay. Pag physical, number one, we tend to overeat. Diba? Hindi natin alam. Akala natin tiyan lang yon. Hindi natin alam. Pati yung puso, paghirap yung tiyan natin,
the heart will help yung pumping, yung mga digestion, metabolism. Kaya kita mo minsan yung may issue ka ng GERD, yung acid reflux. Sumasakit yung dibdib mo. Kasi nga, basically, nagmaayuda yung puso eh. Kasi ito hindi kaya. So, nagbataas yung acid. So, hindi siya baka response. So, naninikip yung dibdib mo. Kaya akala natin sakit lang ng tiyan, pero pati yung puso nagpapalpite. So, Doc, pag madalas po nagkakaroon ng acid reflux, pwede rin pong nating tignan na baka stress ang nagkakause nun? Pwedeng gano'n. Kaya dapat alam natin, yun, isa yun sa mga stressors, yung mental and emotional. Take note, degenerative yan. Yung mga issue, halimbawa ng galit, araw-araw kang nagagalit. Imagine mo, naiipon yan sa puso. Yung unforgiveness psychologists and mga specialista for 20 years, hindi naaayos yung puso niya. And then finally sabi ko, Mami, pwede po ba tayong wag muna natin pag-usapan itong mga laboratories niya, yung medical. Pwede po tayong mag-backtrack at mag-usap. Usap lang tayo. Eh, pumapasok yung pagiging neuroscience ko doon, yung psychologist background ko. So, nagkagawa ko ng ano. And then, I try to listen to her. Pwede po kayo magkwento sa buhay nyo. Alam mo, in the end of the story, sabi niya, may sakit na siya sa puso, ha? Mm-hmm. Sabi niya, kaya nga yung kapatid ko na yan. Kahit over my dead body, hindi ko yung mapapatawa. Imagine mo, dumabas yung ganon, sabi ko. Mami, alam nyo, ang kaya hindi umaayos ang puso despite the medication, despite the therapies and everything, kahit ako ibinigay ko ng lahat. Yung pinakamagagandang antioxidant and everything. Kasi feeling niya, dito na kaya siya pumunta sa akin. Yung pala may unforgiveness. Sabi ko, Mami, pwede po tayo mag-unload. And I tried to help her through forgiving therapy. So, inano ko sa'yo dun sa emotional unloading, plus yung mga spiritual side of it, bakit kailangan natin magpatawad. And true enough, alam mo, 2 weeks pa lang, ang ganda na ng mood niya. Wow. Yung palpitation, sinasabi nga niya minsan, sabi niya, Doc, never in my 20 years na gumanda yung blood pressure ko. Lagi talagang papaluyan ng 200 over 1. Ako natatakot, but 1. Oo, ganun talaga. Ay ko, Mami, wala po kayo nararamdaman na ano. Hindi naman, okay lang ako. Ganun lang siya in denial. Okay. So, ito yung mga isa na mga tinitingnan dapat natin. So, we need to heal our whole body. Hindi lang po dun sa ano. So, yung physical, yun, yung overeating. Even yung weight. Tingnan natin yung ating weight problem. Totoo. Kasi yung mga obese, talagang mataas po ang risk for the heart problem, the cardiovascular problem. And then, of course, ano pa ba yun? Yung mga bisyo. Smoking is number one. Nakala natin, okay lang ako ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, yung pag-smoke, mag-quit man kayo ngayon or hindi, itigil nyo yan ngayon, or late kayo tumigil or early three, once na po kayo mag-try, it will kill you softly, sabi ng kanta. Kasi iipunin lang yan dyan sa baga ninyo, and minsan hindi yan nakikita at the early stage, pero later on yun pala nagkakaroon ng degenerative cardiovascular. Minsan yung mga simpleng pamamaga pala ng line ni myocarditis. Dati yung myocarditis, pamamaga ng puso, ano yan, rare, bihira-bihira. Pero ngayon lumalabas na common, lalo sa mga bata at the early of age ng 30s to 40s. Kaya ngayon sinasabi namin, hindi na dapat mga 40s na papacheck ng puso. As early as 20s po, kailangan tinuturingan na natin yung puso na mo-monitor. Kasi meron na po kami ngayon mga cases na 28 years old, 30 years old, na stroke na. Nang ganun ka bata. Oo, namamaga na yung mga puso, nagbabara na yung puso. And then of course, yung mga kinakain natin, yung physical, yung ano ba ang mga nagpapahirap sa puso, the cholesterol. Diba? Alam naman natin anong source ng cholesterol. Of course, hindi masama yung taba kasi merong good, yung HDL and the bad. So, be sure, maganda yung HDL nyo, yung ano ba yung HDL? The high density lipoprotein. And then, of course, ayaw natin yung LDL, which is the bad cholesterol. Kung hindi nyo mabanggit, LDL, ito na natutunan ko sa aking kaibigan doktor, doktora. So, LDL, kung hindi nyo malaman kung ano po yung LDL doon sa inyong laboratory, simple lang yan. LDL, lechon de leche. Nako po.
Lechon na naman. Oh, diba? Kasi minsan yung iba, hindi na babanggit yung low density lipoprotein. Mm-hmm. Ano ba itong HDL? Sabi ko doon, Mami, ano lang yan? Lechon de leche. Ay, alam na nila. So, alam na nila pag LDL. Yan ang mga delikado. Oo, delikado yan. So, yung mga pinag-oo. Lechon delikado. So, yun yung mga bago. Diba, alam yun na yung LDL. So, sabi nila, yun po ba tamang, ano sabi niya, ba't di naman sinasabi ng doktor namin? Sabi ko, Mami, ako kami lang po gumawa niya para mas maintindihan niya mabuti kasambahay kung ano ba yung bad cholesterol. O, di ba? Hindi niya naman intindihan. Kasi misan din na mabasa yung mga laboratories. So, kailangan i-explain ng doktor o LDL yan. So, may natutunan. Ngayong umaga, so, yung paturing sa cholesterol, iba yung mga triglycerides. So, ibig sasabihin lang, bakit triglycerides? So, dugo yan eh. So, yung pinapump, yung may mga nagkakaroon ng high blood or hypertension, hindi natin alam, ang puso po ang nagpapump ng dugo at saka ng oxygen. Yan yung tagapump. Tapos, siya po yung nagdi-distribute sa buong katawan natin ng dugo. So, just imagine kung hirap yan sa cholesterol and triglycerides. Triglycerides is a kind of blood. Kaya try, maliban sa fatty siya, ang tawag ko ay sugar, salt, and fat. So, tatlo yung kaya triglycerides. So, ganun ang klase ng dugo mo. Either fatty and salty and sugary. So, kaya bawal na masyadong kung meron kayong issue ng blood, mataas ang blood sugar ninyo, yung FPS ninyo, yung inyong alat, sodium intake. Kaya naiwasan natin pag may sakit sa puso or parang maiwasan yung salt, yung sodium. And then, of course, yung mga taba. So, kaya ito yung tatlo na nagpapahirap. Kaya yung blood pressure po ninyo, yan, isa rin yan, na kailangan i-monitor natin. Kailangan, alam naman natin ang level. The average reference is 120 over 80. So, alam natin yan. So, above and low that reference, magkakaroon din talaga ng problema. Just imagine nyo, yan yung, siya yung nasa gitna na nagsusupply ng blood kasi nagpapump. So, kaya nangyayari, paghirap yan, namamaga, o maraming cholesterol lining, may mga plaque, parang ngipin din kasi through time, naiipon yung mga tinga ng puso. So, minsan din natatanggal. And ang puso, hindi siya kagaya ng ibang organs na pwedeng ma-regenerate. Kaya nga, pag nagkaroon ng baray yung puso, talagang bypass, surgery, or pwedeng magkaroon ng stent, or kaya pabibigyan ng artificial pacemaker. Kasi wala siyang capability na hindi kagaya ng, halimbawa, yung lining ng chan natin, or yung atay, or yung kidney na nagki-cleanse mabilis. Ang puso, pag naipon, talagang para siyang repository talaga. So, puro masama, ginawa natin physical, yung physiological, yung ginagawa natin, and emotional, talaga mahihirapan. Eh, hindi pa tayo gagalaw. So, we need moving up. Kailangan more walking, more standing than sitting. Kasi kailangan bigyan natin ng matutong mag-pump regularly yung puso natin. Kaya yung iba may mga arrhythmia, yung haakyat lang ng next floor. Yung gano'n na hawak na agad. So, hindi lang po ngayon sakit lang ng katandaan, yung sakit sa puso. Even mga young generation, because we are exposed to a certain problem sa mga issues. Lalo nga kanina, di ba pinag-uusapan na natin yung environmental. Meron na pong field of environmental medicine. Tinitingnan na rin po yung impact na mga pollution. Hindi man, meron kasi nakikita tayo na okay naman yung health mo, maingat ka sa kinakain mo, nag-e-exercise. Ang hindi natin a-avoid kung nasa urban areas tayo, yung mga pollution, yung mga certain particles ng heavy metals na minsan nakikita rin sa lining ng mga puso natin. From the baga, kasi magkaruktong yung lungs and the baga. So, yung hangin, so, kaya minsan magsisimula lang ng problema ng baga, pero later ang pala nare-receive ng puso. Yung mga certain mercury, yung mga lead, arsenic, yung mga ganong heavy metals, hindi po agad-agad yun na-expel. Other than nagkakaroon ng problema sa mga cells natin, nagkakaroon ng cancer cells, pwedeng magpahirap dun sa puso natin, yung buka ng puso natin, yung tibok ng puso natin, kaya nagkakaroon ng arrhythmia, irregular breathing. Kaya kailangan yung mga pwede nating gawin, kung ganito po yung nararamdaman, you have to check yung ano, kung may heaviness tayo, kailangan natin pakinggan yung katawan natin. Kaya we need to heal the body. So kung merong heaviness,
Pero minsan para may kurot, may pagbigat, pagtahihiga, or simply kahit yung mga dito sa gilid ng lung legs natin, sa batok niya. Stiff neck, kala natin stiff neck na, or even sa back ng lung leg natin. So yan po mga issue ng pwedeng panggalingan na baka may problema yung puso. Even yung mga jaw. Ay, yung naglalakyo or yung minsan naninigas. Minsan magsisimula, akala natin TMJ. Ah. Hindi natin alam, nahihirapan din yung puso magpump. Kaya even sa dental issues naman, yun yung mga kita mo, simple. Ano relasyon ng ngipin doon sa puso? Kaya pag lagi ka may sakit sa gum, that means nahihirapan yung puso mo. So that means overstress siya, overwork. So hindi nagkakaroon ng tamang blood circulation, blood oxygen. Kaya lagi ka may infection sa gum. Pati so, doon sa tonsil po. Yes, oo. So, yung mga tonsillitis, yung nag-overwork yung thyroid. So it's also an issue. Kaya meron tayong isang sakit sa kababaihan, yung mga thyrotoxic heart. So, makita mo, pag chinek mo naman na isang babae, okay yung mga lab works niya, laboratories and everything. Later on, makikita mo pala, thyroid na excite siya ng mga hormones or naga-underwork, naga-hyperthyroidism or naga-hyperthyroidism. Nag-i-effect yan kasi yung mga estrogen, mga testosterone, hormonal issues yan. So kaya, kailangan natin tingnan yung mga ganong balance. So talagang yung puso ay very complicated. Pero akala natin na simpleng naandyan yung puso, okay lang yung tibok, o umiibig siya araw-araw, or ano, pero... Yung ano, kaya meron tayong tinatawag, lalo yung under stress and over stress. Kaya yan yung heartbroken syndrome. Hindi lang dahil na-in-despair ka na yung iniibig mo. Ito rin kasi yung puso natin, yung nagbibigay na excitement, di ba? Or minsan under excitement, yung nadidepress, na-stress. Heartbroken is also a disease yan eh. Hindi na yung heartbroken dahil na emotionally ano ka sa lalaki or sa boyfriend, sa girlfriend mo or asawa mo. Ito isang issue na bumabagal, nagkakaroon ng pagbagal yung pintig ng puso, yung mga peristalsis. So, yun yung mga heartbroken issue. Ito rin yung sa tinatawag na ano, emotional issues. Yan yung mga stress, degenerative stress, yung depression, mga anxiety. So, kaya kailangan titingnan natin on a holistic dimension yung puso. Kaya we need to heal. Kasi kung anong halimbawa, maalat. So, akala natin ang nagpo-problema is the bato. So, hindi natin alam yung bato na yon, yung mga acid na yon, eh, pinapump din niya. So, kung marumi yung dugo natin, kung acidic yung dugo natin, eh, remember, ang pinapump ng puso is dugo at oxygen. So, kung marumi nilalangap natin hangin, kung marumi yung pinapump niyang dugo, it will affect yung overall system natin. So, talagang napaka... napaka-specialized organ na ginawa ng Diyos talaga yung puso. Right. Kasi para siyang napakagandang, nakalagay lang siya dyan. Pero hindi natin alam na marami siyang problema na kinakaharap. Physically. Yung pala sabi do, kapag marami ng pinagdaanan, strong heart, brave heart. Correct. Oo. Kaya kailangan talaga tumitibay ka ng panahon, pero kailangan natin pakikinggan yung buong katawan natin. Kaya yung simpleng mga pamamaga, yung mga inflammation, it will also affect yung our system. Kaya even yung mga meron tayong nakikita outward ano na halimbawa hindi gumagaling ng mga inflammations, mga allergy, it will also cause kasi ibig sabihin hindi na nakakapag-filter yung dugo natin, yung mga stain, even yung production ng magandang dugo hindi maganda. So pag bumababa yung mga hemoglobin, the red blood cells, it will also affect yung pinapump ng puso natin. So whatever na papump niya, i-distribute niya, kung maraming dugo, di maraming lahat yung buong katawan natin. So talagang kailangan natin ituring yung puso na from that thing, yung mga iniisip natin, yung ating ginagawa araw-araw. Even the food, even yung selection ng food natin na ipinapasok ay kailangan natin ingatan. But of course, hindi naman nakakalungkot, baka yung iba ngayon nalulungkot na nararamdaman nila. So kaya yung even yung mga simpleng pain, we need to examine, kasama dapat lagi yung puso. Ako hindi ko inihiwalay yun. Kasi siya yung talagang parang powerhouse ng katawan natin. So receiver, imagine mo kung receiver, kung puro
sama ng loob, puro maruruming pagkain kinakain mo, plus the environment. Of course, wala tayong magagawa doon sa environment. Mm-hmm. But we can do something about it. Like, of course, yung pinapasok natin sa bibig, 70%, yung iniinom natin, mm-hmm. yung ating kinakain. Mm-hmm. So, pwede natin, ano yan, yung tingnan natin yung mga process, yung mga whites, ayan, lahat ng puting kanin and everything. So, ito yung mga pwede nating tingnan. Basta, ang importante po, basta po yung mga nakikita nyo, yung mga nakadelata, nakabote, and process everything. At hindi nyo nababasa. Ayan. Basta yung nababasa, huwag nyo pong i-intake. Kasi ibig sabihin, punong-puno ng chemicals. Very simple. And then, of course, as much as possible, natural. As much as possible na mga maraming fibers, maraming antioxidants, available naman lahat siya. Wala magkakamali sa mataas yung gulay at prutas. Mm-hmm. Okay. And then, of course, kasabay yun yung lifestyle natin, natutulog, gumagalaw, ayan, gumagalaw. And then, of course, yung at ating... At mga supplements naman po. Yes, oo, importante yan. Kung hindi kaya isupply ng kinakain natin, we can go for mga good oils. Maraming mga good oils na available. Mga plant-based oil, yung omega-3, mga white meat, yan. So, maganda yan na pwede nating i-supply. Kasi minsan hindi yun napoproduce ang kinakain natin. Mm-hmm. And then, pwede rin yung mga antioxidant na ano. And both, meron tayong mga magagandang fermented na mga oils and fermented juices. Yung mga pre and the probiotics. Kaya available yan. So, dapat hindi adulterated po yun na kung saan-saan lang kinuha. Mm-hmm. So, at least, yung sinasabi ng mga tanda, dapat yung mga halaman na pinagkukuhanan is taga sa panahon. Kaya kita yung nung mga nasa bundok talaga na mga gandang mga puno na pinagkukuhunan ng mga bunga. Yung ganyan, umaabot ng 100 years old. Mm-hmm. So, napakagandang source ng mga antioxidant, blood purifiers, and then, of course, anti-inflammatory. So, dapat yan po yung mga source ng kinakain natin. Mm-hmm. Kaya, mostly, kung mga snow cap cover o yung mga pinababalutan ng mga clouds, kagaya ng mga, halimbawa, yung mga magandang antioxidant na kape. Ako kaya mas gusto ko yung galing sa bundok. Kasi protected siya. Parang naturally protected and natural cleanse. Yes. Walang pollution. So, ito po yung dapat nating tingnan. And then, of course, kailangan natutulog. And then, kailangan po positive attitude. Emotionally balanced po tayo. And then, kung ang kailangan din natin, syempre, yung spiritual preparation din natin, malalim. Wala naman po magkakamali. Lahat ng tao nagkakaproblema. Ako nagkakaproblema. Lahat po ng tao nagkakaproblema. But of course, meron tayong pwede tayong panghawakan, and then of course na pwede tayong tumawag. So wala po nagkakamali kung maayos ang ating, kung tayo po ay flat-footed yung ating emotion and spiritual preparation natin. Napakaganda. Lahat po yan susunod buong katawan natin. Maganda-maganda. And all, in all passing yung holistic approach, from na-heal yung ating katawan, it will touch the heart and will produce a healthy heart, a happy heart, and wealthy heart. Wealthy with W. H po, kasi wealthy and healthy heart. Diba? Kasi iba problema, financial eh. But of course, pag healthy ang heart natin, nakakapag-isip tayo ng tama, o magiging ano tayo, maabilidad, o hindi magkakaroon tayo ng financial wealth, wellness. O diba? Totoo talaga yung sabi din ng Bible, no, Doc? Ang masayang puso, mabuting kagamutan. Correct. Oo. Wala pong magkakamali doon. So, we need to follow and we need to embrace yung healthy living para po yung puso natin hindi napapagod. Ang hirap mapagod ng puso. At hindi ko alam pag napagod ang puso kung saan tayo pupulutin. Kahit ano pang gawing pagtanggal ng bara at pagtuhok, stent, tukuran pa yan, duksungan pa yan, o i-bypass pa yan. Para lang yan, hinanap po lang kung saan lang hindi traffic, pero magsisikip pa rin po yan. So, iisa lang puso natin. So, ingatan natin yan para nasa healthy heart and happy heart. Ayan. Gusto natin yun. Kaya ingatan natin ang ating mga puso. Pero Doc, meron po tayong mga social media questions. Yeah. Isa po ay galing kay Jason Lucero. Doc, ikakonsulta ko lang po sana yung tatay ko na 55 years old. Nagsusuka po kasi siya simula po noong isang gabi, tapos para daw po nag-heartburn po siya at panay ang dighay. Nagsimula po kasi ito after namin kumain ng paksiw na isda. Okay naman po kami at siya lang po ang nagsuka. May mga pwede rin po kayang pansamantalang remedy para sa kanya. Salamat po sa kasagutan.
Ayun na nga, yung ating kanina pinag-uusapan yung acidity na nag-heartburn. Oh, okay. Kasi galing, problema ng gastro, pero syempre maapektuhan yung puso. So you need to take care of that. Ang isa pa, nakita ko doon sa diet, kasi paksiw na isda, be sure to refrain para doon po sa mga white vinegar. Kasi po yan ay mataas po minsan yung acid. Oo, mga white vinegar. So kailangan, kung gusto nyo talaga, you go for mga natural, mga kalamansi, lemon na pampaasim, or naturally fermented po na mga galing sa coconut or mga manipa. Yes, oo, natural po. Huwag po yung mga adulterated. Yung cane. Oo, kasi tayo gustong-gusto natin maputi. Oo, kaya minsan pamantayan natin sa babae, maputi rin. Pag maputi, maganda. Be sure to take care of that. Yung nakita ko pong problema. So refrain from that. Ang pwede nyo pong gawin is pre and probiotics. You look for the best antioxidant pre and probiotics. And then, of course, yung isang good oils na pwede nyo pong intake. So, magandang omega-369, magre-relax. Kasi pag mga good oils, fermented yan, pre and probiotics. So, if you take that, so, minsan antacid, baka katulong din po para mag-subside yung siya. So, pero napakaganda po ng pre and probiotics para po bumalik yung mga good bacteria, bumaba yung bad bacteria. So, makakatulong po yan na pwede nyong hanapin sa ating para available sa mga different store or mga drug stores. Dok, kasi po dati nagkaganon din po si na mami, pero kasi parang may isang pong ingredient, yung ampalaya po. Ah, yes. Pwede po ba siyang i-take ng parang wala pa masyadong laman yung sikmura, makain, hindi po ba nagiging cause yun ng parang pagsusuka? Minsan gano'n, kasi parang na-overwork. Okay. Kaya hindi natin ina-advise yung mga stimulating, like yung mga turmeric, kung may problema kayo sa tiyan, yung mga luya or spicy food. Pero kung ampalaya, dahon or whatever, okay, pwede i-infuse yan sa tubig, and then you have to take him warm water. Okay. Yan. Or simply pwede rin po kayo, kung gusto niyo talaga may acidity, the best way is to morning, meron kayong warm water, a pinch of salt para po yung pH, and then isang kalamansi or half lemon, isa neutral acid na magre-relax sa inyong tiyan. Early in the morning, kasi tutulong din po yung mga enzyme natin. Lagi ko sinasabi, yung panis na laway natin is a transfer molecule, sa tutulong for metabolism. So parang bago pa man kayo kumain ng paksiw at sinangag, o meron na kayong tutulong for that. Ito po Dok, another question po from Maripol Hernandez. Meron po kayang mga pwedeng natural medicine para sa migraine? Nag-start po ito dahil po sa naamoy kong pabango na sobrang tapang at halos 3 days na po ito. Nawawala-wala lang po pero matindi pa rin po ang sakit ng ulo ko. Nabawasan naman po ang pag-ikot ng paningin ko. Nakainom na rin po ako ng gamot, Dok, pero hindi po totally nawawala. Magbabaka sakali lang po, baka may mga pwede akong inumin at mainam kainin, pampalesen po ng sakit ng ulo. 39 years old po ako, salamat at God bless po, Doc Bunny. Ayan, kay Maripol, kaya ganun pa ulit-ulit, so kaya may migraine, ito yung issue, baka may hormonal imbalance ka. So normally, nagiging prone doon sa allergy, parang mababa yung level mo ng ganyan. Kung migraine, the best way na natural intake, huwag ka muna mag-intake ng mga pain relievers or whatever, paracetamol, take more water. Water. Kasi minsan kinukulang yung brain natin ng tubig. Take note, about 80% lumalangoy yung utak natin sa tubig. So more water. Ayan. And then of course, kung ganyan, kailangan mo i-check yung hormonal mo. So may mga hormonal issues mo kung ikaw ay 40s, approaching 50s. So I'm sure dumadanas ka ng mga vertigo and then imbalances. Kaya ganyan palipat-lipat. Even yung very sensitive ka na dun sa mga scent. Ganyan talaga nangyayari sa isang babae. Ang pwede mong gawin is yung umanap ka ng mga magandang mga flowers o floral supplement. Available yan sa mga drugstore. So pagtanong ka, ano ba yung mga floral supplement na para sa mga hormonal imbalance, alam nila yan. Or simply yung mga, kung gusto mo ng mga green tea, you can go for, you can look for mga chamomile, lavender. Ayan, napakaganda. Infuse mo lang yan kung gusto mo yung dried na. Or kung meron kang naturally grow na tanim, pwede mo infuse yan sa mainit na tubig, and then you take that before breakfast,
And then, of course, before bedtime, mm-hmm. it will relax. Mawawala yung migraine mo at magkakaroon ka ng imbalance. And then, of course, kung gusto mo pa rin yung steam bath, vaginal steam bath, makakatulong para ma-stimulate yung mga yung sensitive part ng iyong katawan. And then, makakatulong to regulate yung mga steam bath. And then, of course, kung may asawa tayo, ayan, kung may partner ka, Maripol, be sure katabi mo lagi si Mister. Ayan, importante kasi yung testosterone sa hormonal imbalance. Mm-hmm. O, yun. Hagod, himas, haplos ayan, na so, kailangan natin HHH. Kailangan kakaroon ng hagod, himas, at haplos. And then, ang ending yan, PPP. Pisil, piga, at pindot. Yun. Ayan. So, yun, mula kung wala kang migraine the following day, ang saya, ang sarap ng almusal, may masarap na kape si Mister kinabukasan. Yun. Thank you so much, Doc Bunny. Sa mga gusto po, mga kasambahay rin gustong kumonsulta po, saan po ba kayo pwedeng ma-reach ng mga kasambahay natin, Doc? Ayan. Thank you, Joshua. Yun po sa mga suki natin or yung mga kasambahay nating nanonood at nakikinig sa atin, pwede nyo po kaming pasyalan sa show Mandaluyong City. For a while, naka-renovate po kami para bigyan kayo ng mas magandang services for 2 weeks. Hopefully by next week, okay na po. And then of course, sa Bacoor, that's Marinas, Cavite, meron pa pa. Tuloy-tuloy yung aming operation, mga services, free therapy araw-araw. And then of course, yung mga consultation from Monday to Saturday po. Or kung hindi naman, meron po, kagagaling ko lang din sa Gumaca, Quezon kahapon. Wow. Ayan, so meron pa rin po kami sa Gumaca, Quezon. Tuloy pa rin po yung operation. And then of course, kung gusto niyo po magpa-schedule, pwede niyo po i-like yung aking FB page, yung Eleuterio G. Bernardo. Mag-message kayo. Request niyo po para po sa mga schedules at appointment. Or kung hindi naman po, yung Doc Bunny Nature's Link. Ayan, pwede po din kayo mag-log on. May sasagot po doon sa inyo para sa mga schedule at service. Services. And then, syempre yung mga online consultation, medyo nababawasan na po kasi may face-to-face na tayo. Mm-hmm. Pero po yun po talaga malalayo, kagaya ng mga taga Mindanao, yung mga kaibigan natin sa Agusan, sa Visayas. Ayan, oo. So, pwede pa rin po naman, schedule lang po natin ng oras kasi ako po ay nag-aaral sa panahon na ito. Kaya pag mahirap po ang buhay estudyante, dinidivide lang natin yung oras natin. And normally, ang pag-aaral ay sa gabi, kaya po medyo mahabang-mahaba. Mm-hmm. So, kulang na kulang ang time. And then, of course, abangan niyo po kami sa mga ibang programa natin, lalo po yung mga service ni Doc, yung mga home visit namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung servisyo yan. And then, abangan niyo kami, hopefully next week sa Santiago Isabela. Wow. First time namin mag-home visit sa North. Ayan, excited ako. Ayan. And then, excited din po rin magkaroon tayo ng mga partner doctors doon para malaman nila advocacy natin na nagbibigay ng servisyo ng libre. Yes. Libre po ito. Ayan, kaya maraming salamat po sa Diyos sa tulong at biyaya. And then of course yung sila Tita Alice na nanonood diyan, yung mga survivor ng sitio Akbayon at Tigbao, ayan. And then yung po mga sitio na nagre-request, idaan niyo lang po sa programa sa GMK, sa service yung bayanihan para po mapuntahan, parang dumami bigay yung appointment. Pero sa awa tulong ng Diyos, gagawin po namin yung aming makakaya para maabot po kayong lahat at magkada upang palad po kayo at makita niyo po ako ng personal si Doc Bunny. Doc, shoutout po kami gusto yung batiin niyo yung umaga, batiin naman. Ayan, good morning. Of course, syempre binabati ko yung aking classmate, best friend, kababata. Maraming salamat si Ellen Mosqueda. Good morning. And then of course, si Rico at si Imelda, ayan, na andito sa Caloocan. Good morning sa inyo. And then of course, si Jan, yung brother ko na acupuncturist. Nag-aaral din ngayon, kaya talagang sabay-sabay kami. And then yung sister ko sila ni nagtsatsaga na sa renovation ng clinic sa show. Ayan, nagtsatsaga yan sa usok. Pero gusto po namin kasi kayo mabigyan ng, maliban po kasi sa medical, magkakaroon na po kami dito sa show in partnership sa mga dental team. Okay. Magkakaroon na po kami ng mga dental services para po doon sa inyong oral prophylaxis, dentures, and everything. Magbibigay po kami ng napakababa at napakagandang servisyo, yung holistic oral care. Ayan, soon, 2 linggo na lang po inaayos namin para maliban sa medical concern ng Doc Bunny and si Doc Chan. Ayan, makakasama ko po si Doc Boyet at saka yung mga iba pang tawag dito, mga dental medical doctors, yung mga dental care ninyo. And then, ayan, of course,
Shout out din kay Dr. Jason Sanchez. Alam niya yan. Of course, good morning. Makakasama ko siya sa, nakakasama na natin siya sa Dr. Son TV sa Santiago Isabela. Ayan, sana dumami pa tayo at maraming matuwa. Oo, na finally na maraming doktor makapagservisyo at para walang magkasakit. Kasi kung gagawin lahat ng mga doktor yan, walang magkakasakit na Pinoy. Ayan. So, libre pa rin po ang mga therapy. Wala pa rin pong bayad. Pag may naningil, sabihin niyo po sa isumbong sa'yo. Ayan. So, talaga pong gusto natin yung social services na tuloy-tuloy makapagbigay. And of course, lahat po ng mga partners namin doon, maraming salamat sa tulong yung binibigay natin sa mga kapatid every week. Na tuloy, talaga tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng blessings natin sa kanila. And soon, ayan, of course, syempre, namimiss ko rin po yung mga kapatid natin sa sityo. Ayan. Hopefully, magkita-kita at magkaroon ng schedule. Thank you so much po again, Doc. Maraming salamat po. Mga kasambayan, di ba? Have a wealthy heart. Nasabi ni Doc Bunny. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Balik ang GMK News. Nakatakdang suriin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang structural stability ng nasa 6,000 mga gusali sa Metro Manila bilang paghahanda sa malakas na lindol o kung tawagin ay the big one. Kaugnay nito, nagpapatayo na rin ng gusali ang DPWH na magsisilbing command center kapag nangyari ang malakas na lindol sa Metro Manila. Narito ang report ni Janice Anhente. Matapos ang matinding lindol na tumama sa Turkey at Syria, tiniyak ngayon ng Department of Public Works and Highways na patuloy ang kanilang pagsusuri sa mga pampublikong gusali sa Metro Manila upang masiguro ang kahandaan ng mga ito sakaling tumama man ang 7.2 magnitude na lindol sa National Capital Region o ang pinangangambahang The Big One. Batay sa isinagawang pag-aaral noong 2004, nasa 30 to 40% ng mga gusali sa Metro Manila ang posibleng masira kapag tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila. Habang aabot naman sa 50,000 populasyon sa NCR ang maaaring masawi dahil sa The Big One. Sa Senate Committee Hearing on Public Works kanina, iniulat ni DPWH Undersecretary for Information Management and Technical Services Maximo Carvajal na nasa 123 na mga public buildings sa Metro Manila ang kinakailangan ng sumailalim sa retrofitting. Habang nasa 106 na public building ang naiayos na ng DPWH, nakalatag na rin aniya ang 2023 annual plan budget ng DPWH para sa pagsasaayos ng mga public building sa NCR, kabilang na ang $309 million na ipinahiram ng World Bank. First component is $245 million. Ito po ay improving multi-hazard resilience of public buildings and facilities. Kasama po rito ang 425 public buildings. Kasama po rito mga school buildings, health facilities na mga i-retrofit po natin. Ayon sa DPWH, halos 6,000 mga public buildings sa buong bansa ang subject for assessment sa ngayon. 4,000 rito ay school buildings, 352 ay pawang mga health facilities, higit 1,000 ang government buildings at nasa 400 naman ang sa local government units. Bukod sa pagsusuri at retrofitting ng mga gusali, iniulat ng DPWH na nagtatayo na ang kanilang departamento ng alternate building site sa Pampanga na gagamiting action center sakaling masira ang central office nito sa NCR dahil sa The Big One. Inaasahan po kasi natin pag dumating ang The Big One, dito sa NCR po halos wala pong matitira sa mga buildings natin na pagagamit nating action center. So, nagtatayo po kami sa kasalukuyan sa Region 3 sa regional office ng DPWH na redundant building na earthquake resistant po. Doon po ang magiging command center ng DPWH pagka nagkaroon ng The Big One.
Samantala, ongoing na rin ang pagtatalaga ng DPWH na mga earthquake-resistant evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Yusek Carvajal, nasa higit 15,000 earthquake-resistant evacuation centers na ang naitayo ng kagawaran sa iba't ibang panig ng bansa. Higit 8,000 dito ang nasa Luzon, 3,000 naman sa Visayas at higit 4,000 sa Mindanao. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa ating weather update, apektado pa rin ang trough o extension ng isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Palawan, Visayas at Mindanao. Ayon po sa PAGASA, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa mga nasabing lugar. Dahil naman sa amihan ay makakaranas din ng pag-ulan ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Aurora, Quezon at Bicol Region. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging maaliwalas ang panahon pero may posibilidad ng pagkakaroon ng mahihinang pag-ulan. Aba, may bago daw sa Baguio ngayon, Celine. Kailan ano ka ba huling nagpunta sa Baguio? Naku, ang tagal ko na hindi nakakabalik. Ako rin, mga 2 years na, no? Kasi yung paboritong pasyalan natin dyan na Burnham Lake, naggulay asul daw yung kanilang tubig. Aba, paano kaya ito nangyari? Alamin natin yan sa report ni Marvin Calas. Kapansin-pansin ang mas malinis at makulay na Burnham Lake sa Baguio City kasabay ng ginanap na unveiling ceremony ng lungsod sa Blooming Burnham Lake Project nito. Kung dati ay kasing kulay ng putik ang lawa, ngayon unti-unti na itong nagkukulay asul dahil sa biotechnology na ginamit para sa water treatment. Ayon sa City Environment and Parks Management Office o CEPMO, nasa 400,000 pesos ang naggastos na budget sa pagbili ng probiotic inoculants para sa treatment ng nasa 3 hektaryang Burnham Lake. Ito rin ang pinakamura at simpleng paraan para malinis ang Burnham Lake na kayang gawin kahit ng mga regular personnel ng kanilang tanggapan. Marami po kasi maraming nagbibigay sa atin ng proposal, no, to treat the lake, no. Wala pong mura talaga na water treatment technology. Ito po ang pinakasimplified na technology at pinakasimple in the sense na pwede siyang gawin ng ating mga regular personnel sa CEPMO. Meaning to say, bibili lang tayo nitong mga probiotics na ito, inoculants na ito, and then we apply doon sa lake. Organic din ang ginamit na biotechnology sa water treatment, kaya hindi ito nakasasama sa kapaligiran at maging sa kalusugan. Sa pamamagitan nito, hindi nadadami ang algae sa lawa na dahilan ng foul odor at brownish color ng Burnham Lake. Ang proyekto ay paraan din ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang mga namamasyal sa mga pook pasyalan sa lungsod na maging disiplinado at mapahalagahan ang kalinisan sa paligid. This is one way of showing our love to the city of Baguio. And of course, you know, this is one of our efforts in providing a better environment, a good quality of life for our people and our visitors as well. Samantala, dahil sa transformation ng pamosong Burnham Lake, inaasahan namang dadami pa ang mga turistang dadayo sa Baguio City para mamasyal na malaking tulong din sa kabuhayan at ekonomiya ng lungsod. Siyempre, dadami silang pupunta dito kasi nakita nila yung improvement, di ba? Mas lalo na ngayon, luminis yung tubig, saka luminis din ang mga paligiran. Kaya sana dumami pa, di ba? Para mas successful yung bangka na maraming sasakay. Mas okay siya ngayon, mas maganda siya tingnan ngayon kasi mas kaakit-akit sa turista. Hindi katulad dati na kulay brown ang color. Ang Blooming Burnham Lake ay isa lamang sa mga proyekto ng Baguio Local Government Unit na layong magkaroon ng mas maayos, malinis at kaaya-ayang kapaligiran, lalo na sa mga kilalang pasyalan sa summer capital ng bansa. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Saktong-sakto yan, Celine, para sa summer, di ba? Mm-hmm. Yung mga pasyalan natin, nung maliliit tayo, di ba? Tuwing summer. Summer capital nga ang tawag sa kanya, di ba? Dapat talaga makabalik na ako dyan sa Baguio kasi medyo matagal-tagal. College pa yata ako nung huli ako pupunta dyan. Bisita tayo, di ba? Para willing. Mas masaya yan. Diba? Karating po tayo dyan. Samantala, narito po ang mga balitang dapat abangan mamaya sa CNews. Japanese Embassy nagpahayag ng pagkabahala sa mga pag-atake laban sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Six-man team ipadadala ng Department of Foreign Affairs sa Syria para tumulong sa mga Pilipinong biktima ng lindol. At reorganization sa Presidential Communications Office inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa CNews. Alas 11:30 ng umaga dito lamang sa UNTV News and Rescue. Samantala, balikan naman natin sina Joshua, Ira, and Tini. Magbabagyo na ba tayo? Let's go! Tara na po, gusto natin yung klima na malamig habang naglalakad. Pero ito na, did you ever wonder ano ang mga snacks na kinakain sa ibang bansa? Kasi sa atin dito sa Pilipinas, medyo kabisado na natin ang lasa ng mga snacks eh, di ba? Mm-hmm. Eh yung sa Brazil kaya, ano kaya? Yun, curious din ako. Pagkakaiba. Oo, panoorin natin dito sa food trip kung ano-anong pagkain ang kinagigiliwan ng mga Brasilero. Basta food trip, ito ay challenge kung paano ka bibili in Portugal. 500 ml. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Nandito tayo ngayon sa Florianopolis, Santa Catarina, Brazil! Upang ma-experience ang mga popular Brazilian snacks. Vamos lá! Nandito tayo ngayon sa sentro ng Florianopolis. Magpastel tayo, pastel. Unfortunately, wala na kaming naabutan dahil sold out na. Kaya punta tayo ngayon sa ibang lugar. Andito naman kami ngayon sa Canas Veras. Naghahanap kami ng pastel. Hanap tayo ng pastel. Mga kasambahay, maraming option na pagpipilian ang pastel. Pwedeng keso, karne, kung gusto nyo naman ay gulay, at pwede din naman ang seafoods. Depende sa trip nyo. Kung cake, Nutella, carne e aceitona. Piniprito ang pastel sa vegetable oil. Sinasabing nag-originate ang pastel nang i-adapt ng mga Chinese immigrants ang kanilang traditional spring rolls sa panlasang Brasilero gamit ang local ingredients. Ang resulta, pastel! Kakauhaw? Parang masarap yung caldo de cana. Caldo de cana kasi talaga ang partner ng pastel. Order ako. Kuya, pa-order ng caldo de cana. Ay, Portuguese nga pala dapat. Caldo de cana, ibig sabihin ay sugar cane juice. Katas ng tubo. Pwede rin siyang lagyan ng lime or limaw. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo. Pag ayaw nyo, sabihin nyo, sem limaw. Sem ibig sabihin without. Ayan, kailangan may ice cubes para refreshing. Tinikman talaga ni Kuya para patunayan masarap ang caldo de cana. Muchas vitaminas. Hindi lang pala masarap, masustansya pa. Partner talaga ng caldo de cana ang mga Salgados at titikman natin yan mamaya, so stay tuned! Obrigado. Grabe, ang init. Eh, kasi nga summer na dito sa Brazil. Parang may gusto akong kainin. Naisip niyo ba kung ano naisip ko? Ice cream! Dito sa kahabaan ng Canas Veras, marami kayong pwedeng pagpilian na bibilhan niyo ng ice cream. Ang kagandahan pa, dekilo siya at saka pwedeng kayo ang mamili kung anong flavor ang gusto niyo. Lahat ng mga ice cream store dito ay may hugasan ng kamay. Siyempre kailangan hygienic dahil ikaw mismo ang mag-i-scoop ng ice cream of your choice.
Marami rin pwedeng i-toppings like syrup, gummy worms, etc. At syempre, pag mas maraming nakalagay, mas mabigat. At kung ano ang timbang, yon ang presyo. Anong favorite mong flavor? Pistachio dito. Tawag sa kanya ay pistache. Cookies and cream. Pero dito nakalagay siya Oreo, cookies Oreo, ganyan. Laka Oreo. Ba kayo sa maalat? Salgados ang para sa inyo. Una na dyan ang kosinya. Dito daw yung hinahawakan, tapos kakagatin sa puwetan. Masarap to yung may katupiri. Ano yung katupiri? Yung cheese. At sa São Paulo, nag-originate ang kosinya. Next naman natin ay ang empada. Usually, ang mga salgados ay may palaman or fillings. Ay, iba-iba rin ang pwedeng palaman yan. May manok, may baka. Presenting, pão de batata o potato bread. Siyempre, hindi mawawala ang cachorro kimchi. Ito ay hotdog sandwich na Brazilian style. Dahil aside from ketchup, mayonnaise at mustard, meron din itong mais, green peas, potato puree, kamatis, in short, parang salad. Kaya ang sarap mga kasambahay. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating food tasting experience sa ilan sa mga popular Brazilian snacks. Hanggang sa muli mga kasambahay dito sa Food Trip! Grabe. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero oh, tita, yun na lang kasi. Hindi ko kaya. Parang isang kadami. Order nun, kung titikman-tikman lang natin lahat, isa-isang order na para matikman natin lahat, syempre. Totoo. Kasi pag ganyan, tigi isa-isa tayo, busog na tayo kaagad. Yun yung maganda kapag pupunta tayo sa ibang bansa. Nagplanon. Kung pupunta tayo sa isang lugar na hindi talaga tayo familiar, ganyan, tikman natin yung kanilang mga delicacies at ang kanilang cuisine. Para din, di ba, kita natin yung kanilang mga ipinagmamalaking pagka. Kumustahin natin yung mga tumiin, yes. Di ba? Shout out po kina Brad Dave Tirao at sa production team natin dyan sa Brazil. Good evening po sa inyo dyan and happy viewing po! At ang mga busog silang lahat. Oo nga, sana all kami dito. Kami, nag-crave din kami. Di ba kayo din ba nag-crave din ko sa mga ano doon? Nagutom kami. Saktong sakto para sa breakfast eh. Ano ba yung cream cheese kanina? Salgados. Salgados. Yun parang feeling kong masarap. Oh, mga cheesy-cheesy, masasarap talaga yun. Oh. Oh. Alam, nakakalula kasi parang ang laki. Oh. Share-share na parang tayo. Parang mas malakas ang mukha. Kung gagawin tayo nun sa Pilipinas, maliit na version. Bite-size lang. Bite-size. Okay, sige, greetings na po tayo ha. Good morning, Mama Apa pa George. Bahay family, magandang umaga po sa inyo. At maraming salamat sa The Vanity Bar by The Aesthetics. They are committed to enhancing your natural beauty and giving you the best experience possible. Enjoy a fuss-free morning and wake up and go with their Kera Lash, brow lamination, permanent makeup, and their nail services. Follow them and book an appointment through their social media pages. Just look for the Vanity Bar _PH or contact them at 0945-466-0038. And you can also visit them at the second floor of Ayala Feliz Mall. Yes! Siyempre, binabati ko ang aking mami, ang aking daddy, si Yuna. Siyempre, nabati na rin natin si Goku. Goku! Niya si Goku. At ang pamangkin ni Ian na si Goku. Magkaibang Goku na yan. Yung Goku mo, tsaka yung Goku ni Ian. Ay, ibang Goku ko. May sarili na silang segment ba? Sorry na. Kasi lagi niya binabati, may Goku na rin si ano. Ayan. Ayoko na nga. Sige na, batiin na natin ito. We would like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 sa Pagita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. Yay! Happy Sabbath anniversary po kay Brother Fernando Avante, kay Brad Chris Estrada, and kay Brother Romano Frianella. And happy birthday po kay
Jonathan Prontes. Ayan. At binabati ko rin po ng happy, happy birthday ang kambal po ng aming family, si Mama Lina at si Daddy Ruben. Happy, happy birthday po. At happy ITF birthday din po kay Ninang Mary. Happy birthday, see you po. Mamaya po na makasama, pagbalot niyo lang po ako ng handa. Hello, Mamsi! Si Rian from Montreal, Canada at si Mamsi. Mamsi! Thank you, Mamsi! Mamsi, salamat sa Diyos! We miss you! We love you! Yahoo! Yeah. At happy Sabbath anniversary rin po to Brother Badet Borac, Brad Vincent Norcio, and Attorney Fredelin Tudio. Happy Sabbath anniversary. And happy birthday po kay Ernie De La Cruz from your Tito Jel. Ayan. Sa mga kasambahay natin. At syempre, good morning din syempre kay Hazel Pat and Rico Ray and AJ and Maricel. And kay Joko at kay Ian sa Baguio. Ayan. Oh, yeah. Kita naman yung cousin. Cousin na yan. Welcome to the cousin pool. Oh, Ian. Dahil nakapunta ka lang ng Baguio. At good morning kay Mama Grace, kay Kuya Zay, kay Zia, kay Brad Renate, kay Lola Celia, Lola Dela Lujun, kay Chelsea, sa Trabalho, Fradejas, and Benviaje family. Good morning. Pagbati mula kay Tini, ang inyong Winnie-Winnie. Hindi na po ako na mamaalam. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kayo ng 6 in the morning. Samahan niyo po kami uli bukas, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning!